Audio check. Audio check. Audio check. Yeah, so working na po yung ating audio ngayon. So, ayan, working na po. So, pasensya na po, nagkaroon po ng technical problem yung ating linya. Ayan, so welcome back po sa lahat and magandang araw and magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back po sa ating online tutorial session. So, ngayon nga po ang ating magiging topic ay ang AutoCAD. AutoCAD Essential Training. Welcome back po sa ating online tutorial session. So ngayon nga po ang ating magiging topic ay ang AutoCAD. AutoCAD Essential Training. Ayan, so to start with, so ano ba yung magiging ano ba yung mamimit natin along the way or alin ano ba yung matututunan natin dito sa AutoCAD Essential Training and ginawa po natin ay series po ito. So series 1, series 2, kaya marami po yan hanggang sa makuha na po natin ang buong topic regarding AutoCAD. So ayun. And isa dito na matutunan natin halimbawa ay so sabi di sa ang magiging description natin, learn AutoCAD from its simplest form to advanced and complex command, from 2D to 2D drafting to 3D modeling tsaka yung technical drafting. So meaning yung pag-aaralan po natin dito hindi lang 2D, so may kasama po yung 3D. So from basic, paano gamitin siya, paano iset, paano gamitin yung mga tools, mga precision tools, mga modifier, mga palette, ayan, paano mag-create ng block, paano mag-create ng palette, ayan, marami pong topic hanggang sa 3D modeling, at basic to advanced sa 3D modeling sa AutoCAD. Ayan, ma-mimit po natin along the way. So kung di man ngayon, dun sa mga susunod series, dun natin ipapakita. Sa modeling, papakita natin katulad po ng mga complex modeling sa AutoCAD. Ayan po, papakita natin kung paano ginagawa. And pakita na rin natin yung rendering ng AutoCAD. Ayan, so dito po tuturuan kayong gumawa ng sariling palette, mga ganyan. Ang out of scope po natin ay yung pag-create po ng LISP. Ayan, di po natin itatackle. Part pa rin po ng training na ito ay yung paggawa ng sheet set. Kaya mga dynamic blocks, paggamit ng mga geometric constraint, paano i-apply. Ayan. So, stay tuned lang po and start po tayo within 1 minute. Ayan. Iseset lang po natin ng AutoCAD. So, stay tuned lang po and start po tayo within 1 minute. Ayan. For 1 minute. Actually, nung isang araw pa dapat tong session na AutoCAD, nagkaroon na po ng technical issue. Ano nga ba ang technical issue? Ayun, hindi ko marinig yung boses ko. Ayun. And then, nakita natin, ano, hindi pala nakasaksak yung ating microphone. Ayun, so, my mistake. Ayan. Okay, to start, buksan na po natin AutoCAD. So, ang gagamitin po natin version ay AutoCAD 2019 version. Ayan. Pero sa mga sa series, siguro mga series 1, series 2, ipapakita rin po natin yung latest ng AutoCAD. Yung AutoCAD 2022 version
para makita rin ninyo kung ano yung difference ng dalawang version. So, i-install po lang natin yun later. Tapos para ipakita ko sa inyo kung ano yung mga changes. Marami pong naging changes sa AutoCAD 2022 version. Lalo na sa part ng yung collaboration ng ano, ng mga gumagawa. Collaboration ng mga gumagawa doon sa isang project. Ayan. Okay, yan na po yung AutoCAD natin. Nag-open na. Ayan, 2029 version. Ayan, op, nawala. Nag-op. Ayan. So, yung nakita po nyo dito ay yan yung opening screen o welcome screen. So, sa left side, nandiyan yung get started, open file, open sheet set, which is yung sheet set na yan. Malaking, I mean, usable po yung sheet set na yan. Lalo kung nasa malaking kumpanya kayo, malaking project yung ginagawa ninyo, and marami kayong gumagawa. Ayan. Ayan. So, ito naman yung recent document. Naka-preview siya. Naka-preview mode. Sa right side, nandiyan yung notification, connect, and so on. Lalo na kung naka-sign in kayo sa Autodesk. May mga lalabas dyan, mga update. Ayan. Sa baba naman, nandiyan yung learn and create. So, mga tutorial po yan. Kung gusto nyo yung pag-aralan din ng basic ng AutoCAD from internet. So, nandiyan yung learn. Ayan. What's new? Ayan. Getting started. Ayan, converting 2D to 3D object, ayan, modify, mesh, ayan, pag-aaralan po natin yan. Create, so ito naman yung opening screen kaninang ginamit natin. Then meron kayong makitang button dito, yung sa preview. Kung ayaw nyo naman naka-preview yung ganito, naka-thumbnail, meron siyang listing naman dito, ayan. Sa upper side, dyan naman yung main ribbon o yung mga command natin. Then sa taas yung tinatawag natin panel. Or rather tab. Home tab, insert tab, annotate. And sa ngayon hindi po siya clickable kasi wala naman tayong ginagawa pang project. Ayan. So, sa bagong AutoCAD, hindi ko lang sure kung anong version nagsimula. Dumating itong ribbon panel natin. Ayan. Naging built-in yan sa AutoCAD. Lalo na nagkaroon ng changes ang Windows natin. So, halos lahat ng interface ng Windows ay nagkaroon ng panel o ng ribbon. Ayan. Tapos, yun. Yan po yun nasa opening screen natin. So, to start with, click po natin yung start drawing. Dito po sa Windows ng start drawing, may makita kayong maliit na arrow down. Pag kinalik po natin yan, pwede po kayong mamili ng template. Ayan. Or, meron dyan nakalagay, create new sheet set. Ayan. So, ayan yung mga template. May metric, may architectural. Ayan. Ayan. AutoCAD. AutoCAD ISO. AutoCAD 3D. Ayan. So, ano po naman yan, mga nakaset na drawing. So, later on, gagawa po tayo yung sarili nating template. Sa ngayon, hindi po natin magagawa yon. Unang-una, hindi pa natin alam yung parameters within AutoCAD. Kaya, I advise, mag-navigate muna tayo sa isang simpleng drawing, then tsaka natin pag-aralan paano mag-create ng template, at the same time, paano mag-create ng new sheet set. Ayan, so, kiklik ko na po yung start drawing. So, pag-click natin ng start drawing, ito na po yung opening screen. So, I mean, ito na po yung bubungad sa atin. Sa taas, doon yung ribbon. Again, clickable na po siya. Then, sa pinakataas, na doon naman yung tab or menu. So, home tab, insert, annotate, parametric, 3D tools, visualize, view, manage, output, add-ins, collaborate, express tool, featured apps, prodlib natin. Tapos dito, kung merong, pag kinilik natin ito, mag-minimize yung panel button natin. Click natin. Yan, minimize tab. Ayan. Nawawala yung command. Pero nandiyan lang siya, nag-minimize lang po yun. Click po ulit natin ulit. Minimize panel title. Ayan, wala yung mga panel. Nag-minimize lang. Or minimize panel button. Ayan, nag-minimize sa sila. Check natin yung home. Ayan, nag-minimize.
Pero pag kinilik natin, lalabas po yung kung ano yung mga subtool sila sa loob. Halimbawa, modify. Pag tinapatan lang natin ang mouse ng cursor, lalabas yung mga command inside that panel. Ayan. Pag gusto natin nakikita lahat, so click natin ulit dito. Tatanggalin natin itong checkmark. Or rather, check nyo dito sa... Ayan. Chinek lang natin. Ayan. Pag sa cycle through lang naman siya. Ayan. So, yan na po yung original. Then, so, ito na yung panel natin, tsaka ribbon, tsaka tab sa taas. Then, sa viewport natin, so, meron tayong tab dito. Ayan. I mean, yung mag-a-appear dito yung mga drawing na naka-open. Pag-click natin yung positive sign, meaning new drawing. Ayan. Drawing number 2. Positive sign, drawing number 3. Or pag may in-open kayo, lalabas din dito sa taas yung drawing na yon. So, i-close na po natin drawing 2 and 3. Ayan. So, dito pa rin sa tab, pag nag-right click tayo, open, new, open, save all, close all. So, halimbawa, may mga multiple drawing kayong na-open. Multiple drawing, ano. May mga drawing kayong na-open, so, nakalagay ang marami. Eh, nakaligtaan mo i-save lahat. So, nagmamadali ka. Hindi mo na kailangan isa-isahin para save. Pwede nyong i-right click dito sa tab na to. Right click. Tapos, save all. Or, kung na-save mo na, close all lahat. Magko-close lahat yung part na yun. So, yun. Then, sa viewport natin, ito yung tinatawag natin viewport, meron tayong makitang ito, yung tinatawag natin UCS. Merong Y, merong X. So, common po yan. Pag naka-3D yan, meron na yung makikita kayong Z. Pero sa ngayon, naka-2D kasi, kaya yan lang nakikita natin. Sa right side, sa upper, nandun yung minimize button, tapos yung maximize button, o restore down, then X button para mag-close yung viewport. Take note viewport. Pero kung multiple viewport kayo, viewport yon. Pero kung iisa lang viewport, pag-click natin to, magko-close siya. Kaya. So, bakit hindi siya nag-save? Una, wala pa tayong ginagawang drawing, kaya hindi siya nag-save. Open ulit. Ayan. Then, meron tayong makita ang view cube. Ayan. Naka-minimize siya, maliit. And, pag kinilig natin yung home tab, ayan. Ayan, lalabas yung 3D. So, balik sa home tab. Top view. So, inabigate nyo lang dito. Actually, may settings lang kung gusto nyo malaki yung icon. Ayan. Pero for the meantime, hindi muna natin, ayan, naka-WCS, meaning World Coordinate System. New UCS, sorry. Mag-ano naman siya, magtatanong, ano yung gusto mong lokasyon ng new, ano mo, UCS. Pero for the meantime, ayan, mag-ano yan, magre-reorient. Pero for the meantime, di tayo muna mag-i-stick dyan. Kasi medyo baka maguluhan pa kayo. Kailangan mag-navigate muna tayo sa AutoCAD mismo, yung pinakang basic form. So, click natin positive sign para sa new drawing, i-open na natin drawing form. And, mapapansin nyo nakalagay drawing 4, drawing 5. So, kada add nyo, drawing 6, drawing 7, hanggang hindi kayo nag-exist sa AutoCAD, hindi pa mabubura yung drawing na yun, yung increment na yun. Ayan. So, balik natin sa original state. Close natin. Ayan. Start drawing. Ito naman yung steering wheel kung saan pwede kayong mag-pan, zoom, orbit, and so on. Pero ito na, meron mga command naman dyan, kaya huwag kayong mag-alala. Sa baba naman, yung pinaka-tiyatag na command prompt natin, ito, yung F2, o yung kung saan makita yung mga command. Ang AutoCAD po ay kombinasyon ng tools, icon, ayan, mga toolbar, and command. So, kombinasyon siya. Halimbawa, line. May makita kayong line dito. Ayun. At the same time, yung command na yun, makita dito sa screen, dito sa command prompt natin. Halimbawa, hindi nyo makita yung line toolbar na yun, pwede nyo i-type line, L. Enter. Ayun na yung line. Ayan. So, kombinasyon ang AutoCAD ng command, tsaka tools o toolbar. Ayan. So, pinakaibaba na dyan yung status toolbar natin. Una-una muna ay yun. Itong tab natin sa model. Model tab, layout tab. Ayan. Meron positive sign para sa new layout.
Ayan, yung model kung saan kayo gumagawa, model, rather layout, layout 1, layout 2, kung saan nagsaset tayo ng title block. Ayan, sa mga scale title block. Ayan, so matutunan yung bakit kailangan mag-create ng title block sa layout, bakit di na lang sa model, ano yung advantage ng bot tab na yon. Kung kulang yung layout na yan, meron kayong layout, I mean, positive sign dito sa baba, para sa new layout. And yung layout niyan ay pwedeng ma-rename, right click nyo lang, then rename. Halimbawa, ground floor. Or sabi natin architectural dito sa unang tab. Ayan. Ayan. Na-rename niya. Sa pangalawang tab, sabi natin structural. Rename, then structural. Ayan. Kung gusto nyo lang pong i-rename. So, bawat tab natin, bawat viewport natin, may sari-sariling settings. Paano yun? I-click natin yung i-right-click natin yung layout tab na yun. Makita mo dito yung from template. So, sabi natin, gagawa tayong template later. Move or copy, select all layout, drop in standard, duck above, status bar. Ito, mapupunta lang naman dito sa taas yun. Itong part na to. Ayan. Pwede kayong mag-right-click din dito. I mean, ayan. New layout, from template. Meaning, from template, kukuha siya ng template sa ayan, kung anong template meron ka. Ayan. So, bawat discipline, pwede mo lagyan actually ng, I mean, bawat layout, pwede mo lagyan ng sariling template. Okay. So, hindi po natin gagawin yung mga part na yon kasi hindi pa natin alam yung parameters ng ginagawa natin. And pag nagbukas yung layout natin, yan na makita nyo. Rectangular. Ano ba yon? Tapos sa loob, merong line, yung grid na tinatawag. And yung iba, makita dito ay kulay puti. Yung iba, makita dito, merong parang shadow. Yung iba, makita rito, minsan multiple yung, eto. Ayan. Multiple natin, multiple yung viewport natin sa layout. So, lahat pong yun ay mapapag-aralan natin. Ayan. So, back tayo sa model space. And by the way, yung settings ito, ipapaliwanag natin kung paano. Back tayo sa model space. Then, dito sa right side naman, dyan yung, ayan, yung drawing coordinate. Ito naman yung model or paper space. By the way, yung pong layout before, itong layout 1, layout 2, layout 3, dati po ang pangalan niyan ay paper space. Ngayon, binago, naging layout na lang. Model, tapos makita nyo dito yung parang grid. Ito makita nyo yung guhit-guhit, grid. Dito makita nyo active. So, para mawala yung grid, click nyo lang po dito or press yung F7. Ayan. Ipapakita naman ng tooltip natin. Kapag tinapatan nyo ng mouse, ng cursor, papakita nyo dito. Sabi doon, ano? Grid mode F7. Ayan. So, pag naka F7 tayo, mawala yung grid. At same time, mawawala din dito yung naka-highlight yung tools. Ito yun. So, ipakita natin tong tools na to. Baka, ayan. So, inopen ko po yung paint para i-zoom natin itong tools natin sa ilalim. Ayan. So, ito po yung grid para sa grid. Ito. Sorry. Kuha tayo ng ibang kulay. Ito yung para sa grid. Ayan. Or F7 po yung command dito. Ayan, F7. Ito naman yung parang snap para sa grid. So, naka-snap siya. Pag naka-active ito, nag-i-snap yung cursor natin sa grid. Sa intersection ng grid. So, pakita po natin. So, F7, syempre. Ayan. Tapos, pag inactivate natin to, 9. Click natin to. Ayan. So, kabawat move natin, naka-snap yan sa grid. Ayan. Ayan, nag-i-snap yung, nag-move yung mouse natin sa gitna ng, I mean, sa intersection. Ayan. Ayan. So, sisilipin natin yan. Ayan. Zoom natin. Ang zooming natin ay mouse button lang po yan. Enough na yan. I-click nyo lang po, I mean, i-scroll nyo lang po yung middle mouse button. So, yan po yung naka-snap sa grid. Kung mapapansin ninyo, yung point nito ay nakatama sa intersection dahil po dito.
So kada gawa natin ng line or some object, nakikita niya nag-i-snap yung cursor natin sa gitna noong, I mean, dun sa intersection mismo ng grid natin. Kaya, hindi tayo makapagawa ng line sa gitna. Halimbawa, sa gitna nito, hindi ko magawa. Ayan. Kasi nga, naka-snap po yung ating, active yung ating snap to grid. So, F9 po yun. I-press natin. Ayan, naka-press ng F9. Kaya, pwede tayong gumawa ng line o ng point kahit wala dun sa grid natin. Ayan, yan po yung initial command natin. F9 tsaka F7. To sa F9 natin, sa grid mode o snap mode natin, meron maliit na arrow. Pag kinalik po natin yon, lalabas yung, ayan, polar snap, tsaka grid snap, tsaka snap setting. Ayan, naka-polar snap tayo ngayon. Ayan, tanggalin natin. Grid snap. Snap setting. So, mamaya po yan, itakal natin. Mag-navigate po muna tayo sa interface ng AutoCAD bago natin tapusin itong lahat na to. So, nandiyan yung ortho mode, polar tracking, tapos yung ISO drop, ayan, snapping line, objects, snap cursor, and line type o line weight display, and so on. Marami pa po yan. So, the question, sir, bakit yung AutoCAD namin po konti lang yung nasa ilalim? Ba't yung sa'yo marami? Or bakit yung status bar ng nasa opisina namin ng AutoCAD napakaraming nasa ilalim, bakit siyang kokonti lang? So yan mga question. Click natin itong pinakang dulong-dulo nakalagay customization. Pag click po natin yan, ayan po yung nakikita, yan yung nakikita, lahat ng naka-check, yan po yung nakikita natin sa bottom, sa status bar. Bawa unit, pag click natin yung unit, eh magkakaroon dito ng unit. Ayan, eto na yung unit. Kung gusto, kung saan pwede kayo magpalit ang unit. Pag gusto mong tanggalin, tanggalin nyo lang yung checkmark. So, ganun po yun. Ayan. Pwede nating ilock. Kung gusto nyo ilock yung mga item na yan. Ayan. Okay. So, back tayo dun sa ating navigation or sa preferencing or sa interfacing ng AutoCAD. Okay. Sir, bakit yung cursor mo kulay dilaw? Tapos sa naka-crosshair pa, bakit yung cursor namin kulay puti, tapos unlit pa? Ayan, yung mga tanong. Yung mga basic question. Una-una, kapag maliit yung cursor mo, yung crosshair niya, mahirap sipatin yung nasa kabilang side. But hold na, narito ako, mahirap sipatin yung nandun sa right side. And vice versa. Kung nasa taas ako, mahirap sipatin yung nasa baba. And vice versa, mahirap sipatin kung nasa baba yung cursor mo papunta sa taas. So, yun po yung advantage ng crosshair mo ay malaki. Ayan. Yung kulay naman, depende po kung ano yung gusto nyong preferred color, depende kung ano yung perception niyo, I mean, kung paano nyo tingnan yung object. So, para sa akin, ginawa kong medyo dilaw, minsan asul, minsan verde, para hindi masakit sa mata. Pag puti kasi parang sakit sa mata. So, yung color preference, nasa inyo na po yun. Wala namang ano doon, basic. Ayan. Dumadami na. Okay, so, paano natin bubuksan ang AutoCAD? Paano natin i-set para mag-create ang drawing? So, halimbawa, I assume na bago lahat ang ating mga, I assume bago lahat yung ating viewer, ayan. Kaya, magsisimula tayo talagang more on zero. As in zero talaga. By the way, nasa taas ay quick access toolbar and yan po ay nadadagdagan at nababawasan. Okay, mula po tayo sa unang-una. So, ipakita natin yung navigation kung ano yung mga tools na nakita nyo sa screen. So, puntahan na po natin yung settings natin. First command natin, OP for option. Ayan, OP for option. Ayan, OP option. Ayan. And check natin, available din yung command na yun dito sa taas. Yung nga lang, hanapin ko pa sa ngayon. Ano. Anyway, command nyo lang po option. Ano ba yung makita sa option? OP or option. Ayan. So, sa option, unang-una, sa file. Ito na po yung ang file hierarchy ng AutoCAD. So, support file search. Ha, dyan, mayroong positive sign. Ibig sabihin may laman sa loob. Click. Ito yung hierarchy ng ano natin, mo directory ng AutoCAD. Halimbawa, program file AutoCAD support file, ayan. Support
pond. Yan. Ano ba ibig sabihin yan? Dito sa support, sa support file search, ito yung default location ng mga pond ng AutoCAD. What if gusto nating, halimbawa, mayroon tayong pond na gustong-gusto na gusto nyong ilagay sa AutoCAD. Ayan. Pwede nyong ilagay sa support search. I mean, maglagay kayo sa sariling directory. Or i-copy paste nyo sa loob nitong AutoCAD pond. Or i-install nyo yung pond. Ayan. So, normally install. Kaya lang merong pond kasi na pang AutoCAD lang talaga. Hindi ko lang sure kung anong mga pond yun. Ayan. So, pwede nyong hindi na ilagay dito. Pwede nyong mag-create na lang kayo ng directory. Kung nasaan yung pond na yun, tapos ma-access na yung AutoCAD. So, ganun po yung way nun. So, halimbawa, gusto natin magdagdag ng pond directory. Mag-click lang po kayo ng add button. Ayan. Tapos, browse nyo kung nasaan yung pond. Ayan. So, isang halimbawa, check muna natin anong mga pond meron ang AutoCAD natin or ang system natin. Halimbawa, normally, ang pond natin ay makita sa control panel. So, bubuksan nyo lang yung control panel na doon po yung mga pond kung saan kayo, kung saan nyo gustong yung mga system pond natin. Ito yun. So, kung meron kayong pond na gustong install, double click nyo lang. Ayan. Mag, or i-paste nyo kung nasaan yung directory. Or i-double click nyo yung ini-install na pond. Mag-a-appear naman dito yun. Ayan. Download ponds for all language. Huwag mo lang natin ano. Huwag na natin i-download lahat. Ayan. Ito yung mga pond na available. Ayan. Eh, pwede ka rin kayo mag-create ng sariling pond. Okay, sample. Halimbawa, gusto natin ng Arabic pond to architectural pond. Meron po tayo available sa ating tinatawag na ano. Check po natin yung directory. Ayan. Punta lang po, puntahan nyo po yung Facebook page natin para sa AutoCAD. So, papakita natin. AutoCAD. AutoCAD Artist Group. Ayan. And soon po, papakita natin or ilalagay natin sa itong pond na to sa Drafting Association, yung Facebook page pa rin. Although hindi siya official na sabi natin, ano, Drafting Association of the Philippines. Ano lang po, sa Facebook lang yun. So, meron kaming AutoCAD Artist Group. Meron kayong makita ng more, tapos file. May madadownload po kayo mga font, mga architectural font, mga Arabic font. So, tingnan nyo lang po sa pinakailalim. Ayan, ito, architect font. So, assume na gusto nating i-download to or ilagay dun sa ating AutoCAD. I-download natin. Ayan, download. So, ipapakita natin paano install. So, exit natin yung ating, ayan, exit natin. Ayan. So, kukunin natin kung nasaan na yon. So, normally, siyempre, nasa download po yon. So, tingnan natin sa download directory. Download or rather file. Sorry. So, ito na po yung AutoCAD natin. Ayan. Ito na yung architect font natin. So, double click lang natin para mag-open. So, ito po yung laman ng architect font natin. Ayan. So, pwede nyo pong okay, extract natin sa isang file. So, file extract. Or, okay, extract natin. Gawa po tayo ng isang directory para sa font natin. Para makita natin paano ginagawa. So, new folder. Tapos, font. Ayan. So, i-drag out po natin yung font na yan dito. Ayan. Close ko na yung zip natin. So, halimbawa, meron na tayong, ayan, architect font, architect daughter. So, paano ini-install yung mga font na yan na gusto nating idagdag? Ito po yung mga pang-drafting na text. Ayan, magandang gamitin. So, buksan po natin to. Double click. Ito na po yung font. Ayan, isa pa. Itong architect font. Ayan. Isa pa uli. Graphite light. Ayan yung mga available. Ayan. Halimbawa, ito po. Gusto nating i-install. Pwede nyo pong i-access dito. Install. Click. Ayan, nag-i-install na po yung font. So, pag-i-install, i-click, eto, makita nyo lang sa taas yung install button.
Eh, naka-install na po yan, kaya hindi ko na ma-access dito. Close na natin. So, yun po yung isa. Kung gusto mo naman, para hindi mo na isa-isahin yan, i-access natin dito sa AutoCAD. So, sabi natin option, enter. Tapos, file. Tapos, support file, search path. Idadagdag natin dito, browse tayo, or rather, add. Ayun, naka-active na siya. Tapos, browse natin. Hanapin natin kung saan natin inilagay yung font na yon. Ayun. Okay natin. So, lahat ng font doon sa directory na yon is ma-access na ng AutoCAD. So, yan po yung isang procedure. Apply, then okay. So, mag-a-access na po yon. Check natin. So, sa ngayon, hindi ko pa may turo ko yung para sa text. Later on po yan. Papakita lang natin yung font kung accessible na siya. So, ilalagay natin dito ay AutoCAD, kunyari, ayan. Ayun, may AutoCAD na tayo dito. So, click or double click. Ayan, lalabas yung style sa taas, Arial. Ayan, hanapin natin kung ano yung naroon sa directory ng font. Halimbawa ay Plax. Ayan, Plax Architect Regular. Check natin kung accessible na dito. Letter F, Plax. Ayan, malapit na, Plax. So, hindi pa makita. Ayan. Ibig sabihin, kailangan mag-restart pa tayo or something na ganun. Tingnan natin yung architect font natin kanina. Kung narito na, yung in-install natin. So, browse natin, mouse button. Sorry. Ayan. Architect font. Ayun, di pa rin natin makita. Siguro kailan natin mag-restart ng AutoCAD. Anyway, dyan po makikita yung mga font natin. Ayan, magiging available dito. Ayan. Okay, so erase po natin. Tsaka natin babalikan later on yan kapag nasa topic na tayo ng part na yan. So, tinakal muna natin yung support search path kung paano magdagdag. The same thing din po kung mayroon kayong mga hatch pattern, ilagay nyo dito, ma-access po yun. Next ay working support file search. Ayan. Parang ganun din naman siya. Ayan. May font pa rin. Ayan. Trusted location. Driver device. Project file search. Ayan. Empty. Customization file. So, kung hindi man natin matakal ngayon dito, meaning nasa advanced mode kasi yung ibang item dito. So, for the meantime, hindi natin itatakal muna sa ngayon. Text editor, ayan, font file name, so pwede rin dito, ayan. Ayan, font. So, mas maganda din nalang sa support doon. Kasi ito, inner ng AutoCAD kasi ito. Baka matamper natin, mahirap. So, doon tayo magagawa. Dito tayo mag-create ng panibagong file para sa font natin. Tapos, dulun-dulo. So, yung iba hindi natin gagalawin for the meantime. Papakita natin later on kapag nasa topic na tayo ng certain item. Ayan. Template settings. Ayan. Drawing template file location. Ayan. Ito yun. So, baka hinahanap yung directory ng mga template ninyo. Sir, bakit di natin makita sa directory? Yung pala narito sa update. Ayan. Pakita natin yung user na yan. User, update local. So, ito yun. C, user, update. Pangalan muna, tapos update. Ha. Ayan, hindi nyo talaga makita po yun. By default po, nakatago kasi yun. Kaya, kung titingnan nyo yung AutoCAD, ayun o, user, username, tapos update local. Pag tinignan nyo yung folder ninyo, user, username, update, hindi makita kasi nakatago po yun. Ayan. So, paano makita? View, hidden item, ito na yung update local. Tapos, ang sabi sa directory, Autodesk AutoCAD, ayan, Autodesk AutoCAD 2019, R23, menu, template. So, nandiyan po nakalocate lahat ng template na, na built-in sa AutoCAD. So, kung gusto nyong, halimbawa, gusto nyong permanent na accessible yung template na ginawa nyo, ilagay nyo lang dyan. Sa drawing na yan, or sa area na yan, or sa folder na yan. Kung hindi naman, gawa kayo ng template,
sa labas, halimbawa dito, yung parang ang ginawa natin kanina, gawa kayong sariling folder para doon. Tapos, i-access nyo dito sa support files natin. Ayan. Browse kayo, or add rather. Tapos, browse. Tapos, sa D, then okay. Ayan, D, okay. Ayan, ayun. Or kung wala dyan sa D, merong sariling folder, syempre, gagawa kayo ng folder para sa template ninyo. Or, doon nyo i-paste dun sa isa na yan. Both ay pwedeng mag-work na yun sa part na yan. Pero kung gusto nyo yung sarili nyo yung template, baka matampered na iba, halimbawa, ilagay nyo sa ibang folder. Dito kasi, kapag punta natin kanina, yung ito, yeah, drawing template file location. Once na mag-reinstall kayo, mag-uninstall kayo ng AutoCAD, yung ibang item dyan nawawala or nabubura. Kaya kung naandyan yung directory ng file niyo, kung naandyan yung template niyo, mabubura yung pag tinanggal yung AutoCAD. Ayan. Sheet set by template file location. Ayan. Arito naman. Ayan. Okay. Isa-isa naman natin yan. Kaya huwag kayong mag-alala. DGN mapping setup. Web file search. Ayan. Texture map search path. Temporary external reference. Naandyan din. Ayan. Kaya kung mapapansin nyo, yung temp file natin, laging napupuno. Kasi meron dyan temporary drawing file. And nag-i-store yun lagi. Okay. So much for that para sa hierarchy ng files ng AutoCAD. Punta naman tayo sa display. Sa display, nandyan yung Windows element nakalagay color scheme, dark. So light, apply. Kaya magiging light color scheme na yung AutoCAD natin. Ayan siya. So, nasa inyo na po yung kung okay sa paningin ninyo, so be it. Kung hindi naman, palitan natin ng dark. Ayan, apply. So, ayan yung mga initial, initial settings. Ano pa lang po tayo? Nasa interfacing pa lang tayo na AutoCAD. Ayan. Navigation, tsaka interfacing, tsaka preferencing. Ayan. Okay, so continue po natin. Window element, tapos dito sa kabila, display scroll bars in drawing window. Ano ba yon? Click natin po yon, check mark sa square niya. Apply natin. Yan po yung makita nyo sa gilid ng AutoCAD. Sa bottom, tsaka sa right side. Scroll bar po ang tawag natin. Ayan. Kung saan pwede nyong i-drag out, pababa, pataas. Yun namang nasa bottom, drag out, papuntang left and right para magpan yung viewport natin. Kaya po namin tinatanggal kasi kumakain siya ng space lalo kung maliit po yung screen natin. So, tinatanggal na lang namin kasi pwede naman tayong mag-panning sa mouse stroke natin or mag-command tayo ng pan para sa command na yan. Option ulit. So, nasa inyo po yon. Hindi siya naka-default na ay meron. Use large button for toolbar. So, pinaliit namin kasi apply muna natin. Kasi pag malaki siya, malaki yung space na kakainin din. Ayan. So, sa ngayon ay wala tayong button o toolbar na nakikita kasi naka-ribbon panel tayo. But susunod, papakita natin paano mag-customize ng ating AutoCAD. Halimbawa, gusto nating matanggal yung ribbon na to and toolbar na lang yung makikita. So, babalik tayo sa classic mode. Ayan. Okay, back tayo sa option. So, deactivate ko yung use large button. Resize ribbon icon to standard size. So, check natin kung ano yan. Apply. Okay natin. So, sabi niya ribbon icon. So, babalikan sa standard size. So, for the meantime, hindi naman masyadong, hindi ganun ka-importante itong part na to. Show tooltip. Ito naman yung pag tinapatan nyo ng cursor, yung mouse ninyo. Tinapatan nyo ng mouse, yung certain item, ang baba icon, lalabas yung tooltip. So, ito po yun. So, meron siyang delay. Number of seconds before display, 1 second. So, shortcut key and tooltips. Ito yung nakita nyong halimbawa, pakita natin itong, ito. Halimbawa, dito sa baba. Okay muna natin ha. Apply. Yeah, apply muna natin, then okay. But, tapatan natin ng cursor yung grid sa baba. So, ipinapakita yung tooltip, mapapansin niyo
Ayan, pakita natin yung kanina. Ayan. Hindi yata nakakatch ito ng screen. So, check natin kung magkakatch yung screen. So, print screen. Check natin kung nakakatch. Ayan. Ito yung tooltip na tinatawag. Ito yun. Ayan. Ito naman yung isang item. So, dalawa yung item dyan nakikita niya. Ito yun. So, ano ba yun? Option uli natin. So, ito po yun. Nakalagay dito. Show shortcut key in tooltip. Ayan. Ito naman show tooltip. Ito naman shortcut key. Tanggalin po natin ito. Apply uli natin. Check natin pag tinapatan natin ng cursor or ng mouse yung command o yung toolbar sa baba. Ayun. Naadun pa rin. Ano? Oo nga. Naadun pa rin. No? Yung ibang item kasi pinapakita yung tooltip. Ay, yung shortcut. O, check natin dito sa taas. Yeah, sa text. Ayan, multi-line text, M-text. Ayun. Bawa dito, insert. Insert. Ah, pinapakita rin. So, hindi masyadong, ito, hindi masyadong nakikita. Ayan. Okay, so, show rubber tips. So, mga more on tips to mga nasa part na to. Show file tab. So, ano ba itong file tab na to? I-op natin, ha? Then, apply. Then, okay. Nawawala na po yung tab natin sa taas, yung kung saan makita natin yung mga naka-open na drawing. So, yun po yung file tab. Baka hinahanap nyo sa opisina ninyo. Sir, bakit walang file tab? Walang ganyan yung sa ano namin. Sa higher version po yan, nasa 2019, ang 18 ay hindi ko sure kung meron pa o meron na. Kasi na-off ko na po yung ating... Na-off na natin or na-off ko na yung aking ano AutoCAD 2018. Ayan. Okay, option ulit. Ayan. Balik na natin yung file tab. Ayan. Then, punta tayo sa font. Ayan. Ito naman yung nakikita natin sa mga font na ginagamit. Command line window font. Ayan. Ang ginagamit nila yung regular. Consolas, regular, tapos ito yung size. Ano ba ito? Command line font. So, tingnan natin kung ano yan. Cancel. Okay natin. Apply okay. Ito po yung pinakita natin dito sa baba. Ayan yung command prompt natin. Command line natin. Hilahin ko po ha para makita nyo yung buong istorya nung command natin. Ito yung history ng command line natin kanina. Yung mga kinumad ninyo, naadyan po yun. Naiipon. And yung font na nakikita nyo, ito. Yan po yung sinasabi dun sa option. Pakita ulit natin sa option. Ito yon. Font na to. Ito. Halimbawa, gusto nyo yung lakihan. 14. Apply and close. Ayan. Lumalaki na yung font natin sa baba. Kaya ito. Apply muna natin. Or close. Ayan. Lumaki na yung font. Option. So, dito yung binabago. Font. So, babalik natin sa default. 10. Apply and close. Lumit na po yung font dito sa baba. Color. O font muna ulit. Baka may gusto kayong font na narito. By the way, hindi po lahat ng font ay pwede gamitin dito sa AutoCAD. Ayan. So, kung ano po ulit available dito, yan lang yung magagamit natin. Ayan. So, hindi ko na i-apply. Cancel natin. Color. Tingnan natin yung color. Ito na po yung color ng mga nakikita nating elements sa AutoCAD. Cancel natin. Cancel muna natin. Apply okay muna. Then, ito papalitan ko ulit. Click natin sa gilid. Hilahin pa baba. Ayan. Then, later on, ipapakita po natin itong ano itong dalawa na to. Customize, tsaka yung close. And, paano, bawa, close. Ay, sir, na-close namin na yan. Paano ibabalik? Control 9. Ayan. So, balik natin sa original size. And, by the way, ito pong command line na to ay pwedeng i-relocate kung saan nyo gusto. Ayan. Bawa dito. Gusto nyo sa taas. Ayan. Gusto nyo palitin. Hilahin nyo sa gilid. Ayan. Lumilita siya. So, ayan po yun. Ayan. Nasa taas. Hilahin pa gilid. Or, bawa dito. Or, balik natin dito. Ayan. Lumit siya ng konti. Pidelete natin. Okay. Option ulit. Option, under the option natin po yung color. Ayan, medyo boring po sa ngayon kasi nandiyan po yung initial settings ng AutoCAD natin. Papaan natin iaayos base sa needs natin sa drafting. Ayan.
Okay, dito tayo sa color ngayon. 2D model space, uniform background black. Ano itong nakita natin dito? Cancel muna natin. Ito po yan. Itong nakita nyong viewport, yan po yung kulay na pinapakita doon. Ayan. 2D, kasi naka-2D space po tayo. Ayan. Nasa model. So, balik tayo sa color. Halimbawa, gusto nyo white. Kaya lang masakit sa mata. So, white. Apply and close. Ayan, naging white na po yung background ng viewport natin. So, balik natin sa black. Kasi masakit sa mata. Black. Apply and close. Bumalik na sa dating kulay. Color ulit. Crosshair. Ito na po yung crosshair natin. Ayun, yung kulay yellow. Kaya yung crosshair na nakita nyo kanina sa akin, kulay yellow, apply and close natin. Ayan. Ayan yung crosshair, kulay dilaw. So, kung gusto nyo palitan, option command po uli. Ito yon. Display, color, crosshair, dilaw. So, kunin natin halimbawa ay another color. So, medyo blue or medyo green. Ayan. Okay. Apply and close. Okay, okay. Ito na po yung cursor natin. Ibalik natin sa dilaw. Para kitang-kita po natin kasi pinapakita natin yung mga command. So, balik natin sa dilaw. Apply and close. Apply, okay. So, yun po yun. Ayan. Bumalik sa dati. Crosshair color. Tingnan natin kung available dito. Crosshair color. 100. Anyway, later na po yan. Tinitinan ko lang po yung variables niya. Ayan, dumadami na, nakakadami na tayo. Pero sa ngayon, medyo mapapahinan yung boring pa yung AutoCAD. Ay, ganun pala yung AutoCAD. Nakakaboring. Pero, dyan po kasi sineset natin yung parameters ng AutoCAD para magamit natin. Otherwise, kung hindi natin makikita yon, medyo ship kagad tayo sa drawing, pagdo-drawing, hindi natin alam kung nasaan yung mga parameters na yon. So, magiging simultaneous po yung paggagawa natin. Ayan. Ayan. Minimize ko lang yung ating. Ayan. Okay. Back tayo. Option pa rin. Sir, dami naman yata niya. No? Napakarami po yan. Pero hindi natin ilalahat sa ngayon. Iisa-isahin natin later on. So, kinuha lang natin muna yung initial, yung crosshair kasi na dyan. Ayan, crosshair. The rest, later ano po natin. Katad po ng sheet layout. By default, ang sheet layout natin or yung paper space natin, ang unit, ang background niya ay puti. Ayan. Ayan. Apply and close. Apply. Okay. So, pag tinignan natin yung layout natin, kulay puti siya. Ayan siya. Ayan, ganyan. Tsaka, ano ba itong nakakalagay dito? Ano ba yung nakalagay dito? Mapapag-aralan natin later on yan. Balik tayo sa option. Ayan, balik natin sa black para hindi masakit sa mata. Sheet, layout, uniform background, black. Ayan, the rest, tsaka natin pupuntan yung ibang item. Restore current element. Kung saan nagkamali-mali na kayo mga kulay, hindi nyo alam ibalik. Ito lang po yun. Restore current element, restore current context, restore all context, restore classic color. Ayan po yan, pinakang shortcut. Okay, so nag-stop tayo dun sa crosshair. Ayan. Apply and close. Okay, dun naman tayo sa, tingnan pa natin sa baba. Display layout and model tab. Ito na po yung nakita nyo dito. Apply, okay muna natin. Ito yung model tsaka layout tab sa ilalim. So, pakita natin dito sa screen. Paste muna natin. Ito yung tinatawag na, ayan. Ito po yung tinatawag nating model tab. Ito. Tsaka yung layout tab. So, by default. Minsan po nawawala yung sa screen. Na-i-off ng mga kasama nyo. Halimbawa, doon po lang mag-a-activate yun dito sa option under ng display. Ito, display layout and model tab. Display printable area, naka-off. Ayan, ano ba itong part na to? Apply muna natin and close. Yung part na yun ay narito sa layout. Click natin. Ayan, ipapakita niya dito yung printable area. Yung pong dotted line, ito ay printable area. Meaning,
hanggang dyan po yung extent ng ipiprint natin. By the way, ituturo ko naman sa inyo paano yung procedure. Paano kung yung meaning, halimbawa, yung iba kasi nakita natin, multiple title block yung ginagawa nila dito. Eh kung ito yung printable area, paano ito mapiprint? So, yun po yung logic dun. Na-override naman po yun. So, ito lang yung printable area. Meaning, kapag nag-print tayo, continue plot natin. Pag ang ginamit nyo dito, layout, ang magpiprint lang, itong within the extent ng pong printable area. Pero kung hindi naman, select nyo Windows or Display or whatever, sa mga window, kayo po yung magde-decide aling area yung ipiprintin nyo. So, na-override po yun. Ayan. Display, preview natin. Sabi natin, layout. Ayan. Apply. Apply to layout. So, baka mag-print. Okay natin. Plot device, wala daw printer. Anyway, puntahan po natin later on yan. Ayan, nag-move na yung printable area natin. Sorry dun. Okay. So, balik na natin siya. Ayan. So, pag-aaralan po natin yan regarding sa printing and plotting. Mahaba pong topic yon. Tuturuan kayo paano mag-print ng naka-scale. Ayan. Yung tamang procedure. Paano mag-batch print. Ayan. Paano kung mag-print ay multiple scale, iba-ibang scale yung gamit. Ayan. So, papakita po natin. Back tayo sa model. Option ulit. So, yun po yun. Printable area, background, shadow, yung tinatawag natin parang shadow ng papel. So, mag-activate lang itong paper shadow na to kung available itong paper background. Ayan. Show page setup manager for new layout. So, pakita po natin muna to. Click. Apply. Okay. Meaning, kapag nag-new layout kayo, mag-a-appear yung ayan, nawala yung ano, settings. Hindi yata. Yeah, tama. Meaning, show page setup manager for new layout, pwede kayong mag-customize ng page layout. Ito. Ayan, mga yan. Ayan, mga yan. Okay, back sa option. Medyo mahaba po yung interfacing natin. Tsaka navigation. Create viewport in new layout, sabi doon, no? Create viewport in new layout. Tanggalin natin. Apply, okay. So, ano ba yun? Click natin yung new layout. Ayan. Nag-new layout po tayo. By the way, para mas makita, tanggalin natin yung iba. Delete. Okay. Delete. Okay. Paano kaya kung multiple na i-delete natin? Click. 1, 2. Right click. Delete. Ayun, tanggal na yung dalawa. So, nilagyan po natin ng control. Ulitin natin. 1, 2. So, click 1. Tapos, control 2. Oops, sorry. 2. Ayun. Right click, tapos delete. So, delete na yung maramihan. Okay, pakita natin yung command kanina na ano. Sa option, ito yung ito. Create viewport in new layout. So, ngayon po naka-uncheck siya. Cancel natin. Mag-create tayo new viewport. By pressing yung positive sign. Kaya, positive sign. So, enter new layout. Nakalagay, new layout name. So, gusto mong pangalanan or hindi. For the meantime, hindi natin papangalanan. Pero wala tayong nakita ditong settings. Balikan natin option. Create viewport in a new layout. Click muna natin itong layout na to. Ayan. Nakalagay page setup manager. So, nag-activate itong page setup manager. Close natin. Yung pag-click natin ng layout, nag-activate yung page setup manager. So, dalawa po yung tutukoy natin dito. Option ulit. Ito ang nakalagay. Show page setup manager for new layout. Tsaka itong create viewport in a new layout. Tanggalin po natin ulit parehas para makita natin yung difference. New layout. So, nag-appear new layout. Pag-click natin yung layout na yon, walang lumabas dito. I mean, walang dialog box na lumabas. So, yun po yung tinutukoy nung page setup manager. Ulitin natin, activate ang page setup manager, activate ang viewport. New viewport and new layout. Okay natin. Apply, okay.
So tanggalin ko na yung dalawang architectural tsaka structural, click and control, click layout, click right click tapos delete. Ayan, para isa lang yung layout natin sa screen. Ayan, lumalabas yung page setup manager. Ulitin natin, isa pa. Click natin yung positive sign. Ayan. Lumabas na yung positive layout. Tapos, click natin yung layout 2 na yon. Lalabas yung page setup manager. Ito na po yung tinutukoy doon. Option. Pag tinagal natin sa option ito, mawawala na yon. Ito naman, create viewport in a new layout. Pakita natin kung nasaan yan. New layout ulit tayo. Magtatanong siya o magsasabi niya ng ano. Kikreate siya ng new viewport. Parang hindi nakita masyado yun. Ano. Catching viewport. Enter viewport. New layout for viewport. Hindi masyadong napansin yun. Ayan, hindi masyadong napansin. Option, check natin. Tanggalin natin. Apply, okay. So, new layout ulit. Ayan, hindi masyadong... ayun, nakita na natin. Wala siyang viewport dito sa screen. Yung kanina, meron ng viewport. Ito yung viewport na tiyatawag. Yung ngayon, wala na siya. So, yun yung difference ng dalawa. Option. So, nasa inyo na po yung kung gusto nyo i-activate. User preference po yan kung gusto niyo i-activate or deactivate. Next, mahaba-haba pa. Display resolution for the meantime, di natin gagalawin. Ayan. Display performance, di na muna natin gagalawin. Crosshair size 100. Ito po yun. Yung by default, naka 30 yata yan or something. Or 25. Apply, okay. Ayan na po, maliit po yung viewport natin. Ayan. So, kung gusto nyo mas malaki para sa precision, option ulit, crosshair size, ilagay natin yung slider sa 100. Apply, okay. Yan, 100 na yan. 100 size na yung size natin. 100%. So, available po rin yung command na yon sa crosshair size. So, pakita natin. Kaya lang, sa mga bago, mahirap pa yung gamitin ng variable. Yan. Yeah, mahirap na option. Maka mamali tayo spelling. Ito yung tapatan natin ng mouse. Papakita niyo yung command. Ayun, cursor size. So, cursor size pala. Type natin, cursor size. Ayun. Oh. Tapos sa kalagayan ng 100. Ilagay ko ay 50 or 20. Enter. Lupit. Command ulit. 100. Enter. Ayan. By the way, sa AutoCAD po, kung ano yung huling command ninyo, pag nag-press kayo ng enter, babalik po yung command na yon. Ayan po yung cursor size natin. Gamit yung variables, yung value ng variables natin. And marami po yung variables. Sa ngayon, di po natin masishare muna. Pagka alam na natin ng medyo konti yung AutoCAD, isishare natin lahat ng variable na ano, value. Default, tsaka kung paano babaguhin. So, may mga advanced topic po tayo dito sa series na to. Okay, option ulit. So, extract display. Saka na lang na natin itong mga part na yan. So, tinakal natin ay Windows element. So, nasa inyo po yan kung user. Display scroll bar in window. Kanina tinanggal natin. Use large toolbar or button for toolbar. So, wala tayong toolbar kaya hindi natin nakita. Tooltips. Color, pinakita natin yung crosshair tsaka yung background, ng viewport. Display layout model, printable area. So, optional po lahat ng to kung gusto nyo lang i-activate. Ayan. Ito mahalaga po yung layout tsaka model tab. Kasi kung wala po yan, mahihirapan po kayong mag-ship from layout to model space. So, activate nyo po yan. Napakahalaga yan. Printable area, pwede pong yes, pwede no, pero na-override po yan kung magwi-windows printing kayo. Display paper background, so hindi natin, dine-activate natin. Page setup manager for new layout, optional din. Create viewport in a new layout, optional din, pero importante pong meron to. And later on, tuturuan naman kayo paano mag-create ng viewport in case na wala ito. Ayan. The rest, later on natin itatackle katulad po nitong mga display resolution at kung saan ginagamit.
Then, open and save. So, kunin natin muna yung importante dito. Save us. Nakalagay 2018 version. So, paano kung i-share ninyo yung file at naka-2018 kayo? Tapos, yung pinagbigyan ng file ay naka-lower version. So, hindi nyo mabubuksan yung file. So, kung ilalagay natin sa 2010 version or 7. So, nasa inyo na po yun. Preference nyo na lang dito. Ma-override naman yung sa save us. Tingnan po natin. Control S, keyboard. Ito po yun. Ma-override nyo naman yun. Kung anong version gusto mong isave yung file. Yung nga lang, kada save nyo po, eh, mamimili kayo. Pero kung iseset nyo dito sa open and save, ayan, automatic na po yun. Kung 2010 inlag yun dito, automatic. 2010 version yung save ng file. Thumbnail settings, ito may mga preview. Ayan. Sa dialog box. Anyway, hindi naman ganun ka 100% na importante itong mga part na to. Kunin muna natin yung mahalaga. Automatic save, 10 minutes between save. Ibig sabihin, every 10 minutes, magsisave yung file niyo. Automatic saving. Create backup copy, which is save. So, dyan na po pumapasok yung auto backup. Ayan, auto backup. Hanapin natin auto backup. 3D Max, AutoCAD, Autodesk, AutoCAD. Anyway, kung saan naman natin yung file nyo, natin yung AutoBack. Kaya don't worry po dun sa part na yan. Create backup, full time, the digital signature. Ayan. So, wala muna sa ngayon. Hindi pa natin alam gamitin for the meantime. Ayan, digital signature. Ano ba yun? Itake natin later on sa security ng file. File open, number of recent file, 9. So, ito yung nakita nyong file dun sa opening screen. Application menu, number of recently used file, ganun din. Text rep, so wala pa masyado. Plot and publish, so later on po natin gamitin. System, eto sa system, medyo may kailangan po tayo, lalo sa mga bago. Graphic performance, kung napansin nyo ang bumabagal yung graphics, yung AutoCAD ninyo, yung pala mahina yung graphics card ninyo, i-off natin or i-activate. So, tingnan nyo lang po. Kung usable, on. Kung di naman, disable hard acceleration only if you are experiencing graphic issue. Yun lang po yun. Disable kung nagkakaroon may issue. Kung di naman, di naka-on para mas bumilis. Display settings sa 2D, advanced mode. Ito naman yung details niya. Ayan. So, kung nahihirapan kayo sa mga smooth line display, pwede nyong i-basic mode. Ayan, nawawala siya. Intermediate, advanced mode. Ayan. Memory. More on ano po yung graphic issue. More on performance issue ng AutoCAD natin. Nandyan po yun. 3D display. So, advanced material effect. So, nandiyan po yun. Kung naka-deactivate, hindi nyo makikita yung effect ng material. So, ganun lang po. For the meantime, hayaan mo natin sa default. Ayan. Ayan. Tsaka natin isa-isahin pag nadudo tayo sa topic ng mga 3D. Okay natin. General option, hidden message. Okay. So, wala pa naman. Hindi pa naman ano. Info center, security option. Ayan. So, sa security natin, i-topic to. So, may mga topic dito tayong halos wala tayong i-drawing. Parang dinidiscuss lang natin ano yung mga parameters na naandun. Lalo sa security, mga ganyan. Okay. Punta tayo sa user preference. Ito, medyo mahaba-haba. Windows standard behavior, double-click editing. So, possible ang double-click editing. Shortcut menu in drawing area. Ayan, shortcut menu. Ano ba yun? Apply. Okay. Ano kaya yung shortcut menu na yun? Ayan, line. Enter. So, di masyado nakita. No? Ayan, tick natin. Controls whether default, edit, and command made shortcut menus are available in the drawing area. So, later on natin check in kung ano yung mga part na yun. Insertion scale, nakalagay inches. So, pwede nyo ilagay meter or millimeter.
Ayan. And later on, itatakan natin dito maraming topic tong part na to. Kasi minsan, naka-meter tayo, insert natin ay millimeter in drawing. So, paano natin i-adjust ng magiging meter din siya? Mga ganong case po yon. Hyperlink, field, ayan, sabi ni sir marami, konti lang pala. Block editor settings, ayan, mga kulay, wala pa naman tayo sa block editor. Line weight settings, wala pa rin tayo sa line weight. Default scale list, ito yung available, so wala pa rin tayo sa scaling. Anyway, babalikan po natin yan ang ibig sabihin. Ayan, ito yung mga available, nasaan ba yun? Apply, okay, ito po yun, no? Scale. Ayan, no? Yan yung makikita nyo. Mga default scale list. Ayan. Ayan, pwede tayo magdagdag, pwede magbawas. At the same time, accessible din po yan dito sa scale list natin. Okay natin. Accessible naman siya dito. Custom. Ayan. Pwede kayo magdagdag. Pwede magbawas. So, pinapakita lang din natin po. So, wala tayong babaguhin for the meantime. Drafting. Auto snap. Marker magnet. Color. Wala. Walang babaguhin. Aperture size. Ito na po yung aperture ng ano natin, crosshair. I mean yung... Ayan. Ipakita natin. Malaking malaki. Ayan. Apply. Okay. Asan ba yun? Line natin. Gawa tayong create muna tayong drawing. Ayun, may makita kayong ayan, may makita yung mga grip. Ayan. Anyway, paliwanag natin later para mas makita ninyo kung nasaan yun. Option. So, babalik lang natin sa original. Ayan. Drafting tooltip settings, yung kanina. Huwag na muna. Wala pa. Grip. Light grip. Wala pa din. Wala pa naman tayo sa mga light. Camera grip. Yung icon ng camera. Wala pa rin. 3D modeling. Huwag na muna sa ngayon. Kasi wala pa tayo sa 3D. Selection. Ito na po yung pick box. Yung nasa gitna ng crosshair natin. Pag nilakihan natin yan. Ayan. Nagkamali ako dun. Ayan. Lumaki na po yung nasa gitna ng crosshair. So, nagkamali ako dun sa kaninang in-adjust natin. Ayan, hinahanap ko sa crosshair. Ito po yung pick box natin. Kala ko pick box itong narito sa eto, aperture. Ayan. Selection. Ayan, binalik ko sa maliit. So, depende kung gusto nyo maliit na maliit. O, balik natin sa dati. Ayan. Noun inverse selection sa selection mode. So, later on natin, pag mag-selection na tayo, yung mga settings sa to. For the meantime, wala tayong gagalawin. Wala. Dito, wala, wala. Profile. Ayan. Kung may ginalaw kayo sa profile, isave din nyo. Add to list. So, sabihin natin my profile. AutoCAD. My profile. Profile number 1, halimbawa. Profile 1. Apply and close. Ayan na po yung profile 1. Ito yung dati. So, isa-set current natin profile 1. Set current. Meaning, lahat ng ginalaw nyo is mag-a-apply. Halimbawa, marami kayong user, tatlo kayong user. May sariling settings yung user number 1. Ibang yung settings ng user number 2. So, pwede kayo mag-create ng sariling profile, then i-activate nyo dito. Pag gusto nyo tanggalin, highlight nyo lang yung profile, then delete. Ayan. Pwede nyo gamitin yung profile na yan sa ibang computer. Click nyo lang yung export. Ayan. Lagyan ng pangalan. Tapos, pagka nasa ibang computer na kayo, gusto nyo nang gamitin, syempre, kailangan nyo yung file ilagay sa USB or i-save. Tapos, i-transfer sa kabilang file o sa kabilang computer. Then, i-import nyo naman doon. Kung na-mess out kayo sa settings, press nyo lang po yung reset. Babalik yan sa original state ng AutoCAD ninyo. So, ganun lang po yon. Yung ibang item ay itatackle natin by topic. Ayan. Ayan. Isang napakahalagang part ng AutoCAD natin, halimbawa, ito, activate din po natin under po ng open and save yung nakita nyong display full path in title. Pag inactivate natin yan, okay, wag muna. Okay muna natin, mag-open tayo ng file para mas makita ninyo. Kinuha ko itong sample drawing, sample house, ayun, open. Unang-una, sir, saan mo sinave yung file na yan? Ayan, baka nagtanong. Sir, saan ba nakalagay yung file na yan? So, option.
ano po yun sa, para mas makita, kasi hanapin mo dyan, nakalagay lang sa taas, yung title, sample house, hindi natin nakita yung directory, lalagyan natin ng directory, option, enter. Ito yun, display full path in title, apply, okay. Makikita nyo kung nasaan yung file na yan. See user, Ronel Pabig, username, document natin yung directory ng file. So, yun po yun. Ayan. At least, hindi na kayo magtatanong, saan ko kaya na-save to? Pag naka-activate yun, nasa taas yun, nakikita dun. Ayan siya. Okay. So much for that sa settings natin, sa preferencing natin. Sa user interfacing natin, yan po yung initial step kung paano isineset ang AutoCAD. Ayan. Paano gagamitin sa drawing niyo. Although, pwede nyong i-bypass, balik-balikan na lang later on. Pero, pinakita natin yung para paano mag-create ng sarili nating profile, ng user profile natin. Paano natin iseset yung directory ng mga libraries natin. So, nandiyan po yan. May mga item dyan. Okay. Apply. Okay natin. Ayan. Welcome back. Welcome sa AutoCAD. So, yan po yung initial settings kung paano iseset ng AutoCAD. So, bago yon, bago tayo mag-drawing. Sir, bakit yung AutoCAD namin 2021 version, ba't hindi ganyan? May ribbon. Bakit iba? Puntahan po muna natin yung user interface natin, yung tinatawag natin ito. Workspace na tinatawag. So, nasaan ba yon? Under ng status bar, meron gear icon, natin yung workspace. Ayun po yun, no? Ano ba yung workspace? Type natin nga, workspace. Ayan siya, enter. Ito yung, anyway, ito yung gear icon sa baba, ito, workspace. Pag kinilik natin yung maliit na icon, ipakita natin sa screen. Papakita natin bakit nagkakaroon ng iba-ibang settings yung workspace natin. So, pakita natin sa print screen. Ito po yung workspace. Ayan. Yung gear icon. Ito. So, ito. Bakit may iba-iba tayong display natin? Dito yung nagbinabago. I-check natin. Halimbawa, 3D Basics. Magbabago po yung toolbar natin sa ribbon. Ayan. Sabi natin, 3D modeling. Magbabago. So, napupunta dyan yung mga priority tools o priority panel o priority tab na ginagamit sa 3D modeling. So, kung hindi naman kasi sa 3D modeling, gusto nyo i-off na to, ayan, nakalagay home. Pero ang available ay more on modeling. Ibig sabihin, priority tools para sa modeling. Kung ayaw naman sa modeling, nasa AutoCAD 2D pa lang kayo, so 2D basic or drafting annotation. Yan, babalik yan sa priority tools kung saan ginagamit yung mga tools or mga panel sa AutoCAD drafting. Ayan. Nag-iiba. Tanong, sir, bakit yung iba, 2D naman sila pero may mga tools sila ng 3D. So, makikita yan dito. Halimbawa ay parametric. So, wala pa, no? I-right-click po natin yung panel. Then, show tab. Ano yung tools? 3D tools or visualize. Ayan, may 3D na dyan. Ayan. So, yun lang po yung variation dun sa, ano, sa dito. 2D, 3D basic, 3D modeling, tsaka yung dito sa viewport. Minsan nagbabago rin yan. Halimbawa, 3D modeling. So, magbabago dito. Subukan po natin sa bagong drawing. No natin. So, create po tayo ng bago. No natin. So, start. Ayan, naka-start tayo. Check natin yung ating ayan, 3D modeling. Dito hindi nagbago. Ano. Nagbago lang yung tools. Pero yung iba kasi nagbabago dito sa viewport. So, nakaset siya na hindi magbago. So, available dito yung viewport na to. So, check natin. Yung gear icon na yon. So, available din yan. Check natin sa manage. Output, view. So, may mga tools din tayo sa taas. Kung gusto nyong, kailang kung bago tayo at magnanabigay tayo sa mga tools. At
di natin alam, medyo maniniwago talaga tayo. Output, manage, yan, hinahanap ko yung ano natin, WCS dito sa panel. View, interface, name view, and so on. Viewport. Ayan. So, wag na muna. Makita natin later. Tapos, kung sino mag-customize, ayan, customize. Click natin customize menu. Ayan, pupunta naman dito sa user interface. So, wag na muna. Save current, workspace settings. Ito na yung available. Yeah, tatatlo. Balik natin sa 2D. Ayan. So, what if meron tayong sariling, from another computer, may sarili silang settings, gusto nyo mong kunin dito. So, pwede nyo ang dalhin dito. Check muna natin kung available yung yung classic setting natin. From lower version ng AutoCAD, classic setting ginagamit natin. Gusto nating dalhin dito. So, check natin kung available. Ayan. So, classic. Yata, hindi yata available sa ngayon. Ayan, ito yung classic menu ko sa ibang computer, yung from raw version. So, gusto nating i-activate. Ano ba yung nakapaloob sa classic menu? More on tools po yun, o toolbar. Wala po itong ribbon panel. Okay, so bago natin i-set, i-save muna natin yung ating profile. So, option, tapos profile, nakasave naman. Ayan. So, gagawin natin classic menu, mawawala itong ribbon panel. And toolbar lang yung mag-a-available. So, toolbar. Ayan, mag-a-available at toolbar. So, okay, gawin muna natin. Actually, pwede nyo i-close yung ribbon. So, i-type nyo lang ribbon close. Ayan. Magko-close po yan. Yung nga lang, wala kayong toolbar. Kaya gagawin natin, medyo iso shortcut natin, i-activate natin yung classic menu na yon. So, ribbon panel pa rin. Kaya, ribbon. Mag-a-appear na yung toolbar. I mean, yung panel. So, customize. So, CUI. Shortcut natin. Eh, sir, paano kung wala kaming classic menu na file na katulad meron ka? Don't worry po. Itatakal naman natin paano kayo mag-create ng toolbar sa dito sa screen. So, one at a time po natin gagawin. So, bubuksan ko yung file. Open. Tapos, hanap ko yung classic. Ayan, classic. 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 Copy. Tapos, paste ko lang dito sa desktop. Ayan, open. Ito, wala akong classic dito. Ayan, AutoCAD classic default. Ayan, click and drag sa kabilang side. Right click, set current. Apply. Okay, so inactivate ko lang po para makita niyo yung tinatawag na classic. Classic layout. O classic toolbar. Ayan na po yung classic natin. Ayan, mga toolbar, wala yung menu sa taas. Ayan, nakalagay dito classic na. Ayan, so yun po yung pinakita natin. Ayan, so paano natin ibabalik? Select lang tayo, drafting annotation, babalik na yun sa dati. So, pinakita lang natin yung variation ng dalawa. Ano ba yung tinatawag na classic at ano ba yung tinatawag na ito, yung drafting natin. Eh, pinakita natin paano mag-save. Pero later on, tuturo kayo paano mag-create ng mga toolbar na narito. Mawawala na to, matitira na lang yung mga toolbar. Ayan. So, one at a time natin. Okay, so yan po yung introduction ng AutoCAD. Ayan, introduction pa lang po yun. ang haba pala, sorry. Ang haba, no? Ayan, so start up po tayo. Ayan. So, ano ba yung component ng mga drawing natin? So, sample lang po natin. Kuha tayo ng AutoCAD plan. Halimbawa, may pinapalayout sa atin. So, halimbawa, bago tayo sa AutoCAD, set mo na yung, ano mo, yung ginagawa mo. So, sabi nung leader ninyo or nung supervisor ninyo or nung manager mo, paki-layout naman to. Ayan. So, ayan na, li-layout na natin. So,
So, bibigyan ka ng sketch. So, may sketch na. So, kailangan mo nang mag-layout. So, bago yon, kukuha muna tayo ng floor plan. Pero bago yon, okay, kukuha po tayo ng floor plan. So, floor plan lang na naka-sketch. Metric. Moron metric muna tayo. Ayan. Dahil pakita natin mamaya na konti yung variation ng unit. Ayan, may nakita na akong layout. So, save as ko lang po yung file. Yan. Tapos, project new folder. Ayan, nasa drive D. Ayan, nagsisave lang ako ng file. Ha? Saglit lang po. Ayan. So, save natin yung file. Ayan. Ayan, nag-save na po ako ng file. So, pakita natin yung file na yon na gagawin natin parang trial sa opening natin ng AutoCAD. So, ito po yung file from net. Ayan, nakalagay 3.5, 1.2, 2.4, and so on. By the way, dito po sa session ng AutoCAD natin, hindi lang natin ipapakita yung usage ng AutoCAD. At the same time, ipapakita natin yung art ng technical drafting. Ano ba yung sinasabing art ng technical drafting? Ipapakita natin yung mga basic or standard ng technical drafting. Halimbawa, pagdating sa hatches, pagdating sa line type, pagdating sa dimension, ayan. Katulad po na nakita nyo sa screen, ayan. Yung dimension nito, tsaka dimension nito, magkatapat. Tapos, meron ditong offset. So, kung on point of view po ng technical drafting, mali po yung procedure. Ayan. So, ipapakita natin ano ba yung tamang usage ng mga item na yon. Halimbawa dito, eto, 1.9 siguro, wall to wall to. Ang ginawa niyang dimension ay eto. Meron siyang nasa labas. Ayan, nasa loob yung line. Pero pagdating dito, nasa labas, nasa center line yung 4 meter. So, ano ba yung dapat? Nasa loob ba o nasa labas? O nasa gitna. So, actually, depende po yan. Kaya lang, kung mag-create kayo ng dimension ng different variation, meron sa center wall, meron sa internal wall, internal, meron sa out, sa labas ng wall, medyo mahihirapan po yung ating magbabasa ng plano. So, magiging dapat consistent po tayo sa part na yon pagdating ng technical drafting o sa pagdodrawing. So, ituturo natin ano ba yung mga basic ng technical drafting. Ayan. And ano ba yung tamang size ng text natin? Ano yung tamang distansya from dimension to dimension? Ayan. Although, kahit naman anong size, pwede. Kaya lang, i-ano natin, i-standard natin. So, i-educate po natin ang ating mga user pagdating po sa technical drafting na makapag-drafting lang tayo, okay na. Hindi po yan ang point natin. Kailangan natin meron tayong certain rules o magkaroon tayong standard pagdating sa drafting. May discipline din po kaya pagdating sa drafting. Hindi yung, okay na yan, na-drawing na natin. Tapos, halimbawa, yung symbol ng laboratory o ng some item dito. Kaya kung titingnan natin, ayan, halos magkatulad ng parehas. So, paano ba yun? And, bibigyan ko rin kayo ng mga blocks para magamit ninyo. Although, tadaanan natin paano mag-create ng blocks. Ayan. So, ganun po yung procedure. Okay. So, start po tayo sa ating drafting. Unahin po natin yung unit natin na gagamitin. So, sa unit, pag tinype natin, lalabas dyan yung length, architectural, discipline, engineering, and so on. So, kung architectural ang magiging sample output po niyan, pakita natin sa malaking screen. Ang magiging ang sample dimension niyan, so tinype natin unit sa keyboard. So pag kinuha po natin ay architectural, ito yung lalabas sa sample.
1 foot by 1/2 inches and so on. So mga ganun siya by inches. So ano ba yung tama? So depende po yan sa user kung anong mas type ninyo. But since naka-global tayo and mas prepare natin is decimal. After decimal, insertion scale. So depende po yan sa atin. Sabi nating meter or millimeter na rin. So kukunin ko muna ay millimeter. Although dadaan natin to separate. Tapos precision, so decimal. Tapos precision, 4 na point. So pakita natin dito, nakalagay sa precision. Decimal, precision, i-print screen rin natin. So bibigyan natin ano ba yung tamang settings. Decimal, precision, 0.000, 4 na 0, tapos millimeter. So ganito po yan, pag-aralan natin. Kung ang set niya ay millimeter, dapat wala na kayong point. So kung millimeter, 1 meter is 1,000 millimeter, so wala nang point. Kasi medyo magiging abrupt na yung, ayan. Kung may point, ganun niya magiging appearance sa screen niyo. Ayan. Yan yung magiging appearance ng millimeter. Kung naka-centimeter naman kayo, gamit yung centimeter. So sabihin natin 1 meter is 100 centimeter. So, alangan na rin mag-point. So, ayan na po yan. So, i-X button natin to. X na rin natin to. So, kung ang gamit nyo ay meter, fine. Meron kayong, kung 1 meter, say 1 meter. Yan. Dito tayo sa bandang baba. Kung 1 meter, point. Yan. Mas maganda, 2 decimal. Okay na po yan. So, check na po yan. Kung millimeter, tanggalin na po natin yung etong 0, 0. Wala na po tayong dito. So, kung 1 meter is 100 centimeter, okay na po yan. Kung millimeter, 1 meter is 1,000 millimeter, ayan, wala na siyang point. Ayan. Ito millimeter, ito ay centimeter, ito ay meter. So, okay na po yung mga yan. Ganyan po ang settings natin. Namin. Millimeter ay po, dalawa yung snap point. Dalawa yung decimal sa precision. Yung centimeter, wala na. Yung millimeter, wala na. Kasi, magiging medyo mahaba na masyado kung mag-appear sa screen yung dimension na yan. 1,000.00 millimeter. Alanganin na. So, ganun yung setting namin. So, millimeter, precision, gagamitin ko ay millimeter ang target ko. So, gagawin ko ay 0. Ayan, initial step. So, paano yun? Tingnan natin. Create tayong dimension. Dito sa dimension, katulad po nito, merong point. So, by default, nakalagay yun ay comma. Ayan. So, ano ba yan? 658.69. Yung settings ng unit sa dimension, medyo may kanyang settings din po. Or na-override din. So, pag-aaralan po natin isa-isa yung mga item na yan. So, for the meantime, isinet lang muna natin yung unit as ano na lang, decimal. Fine na po yun. Okay na po yun. Then, precision ay 0. Okay na po yan. Initial settings yung dalawa na yun. Angle, precision, 0, 0. Clockwise. So, for the meantime, huwag muna natin baguhin. Pakita natin later on pag nasa orientation tayo. Then, okay. Fine. Yun na po yun. Initial settings. Tapos, pwede na kayo mag-grade. Unang command po natin ay line. Line, eto. So, itatype nyo lang line or L sa keyboard. Yan po yung initial command ng line. Tapos, magtatanong sa ibaba, sabi niya, line, specify first point. So, click anywhere sa screen. Tapos, lalabas, specify next point ulit. Specify next point. So, hindi matatapos yung command. Tuloy-tuloy po yan. Para matapos yung command, escape. Mawala na po yung command. Pag nag-enter kayo, kung ano yung huling command, yung pa rin yung magiging command din nyo. Ayan. Pwede kayong mag-right click tapos cancel. Ayan. So, yan po yung initial natin. Under pa rin ng line. So, may makita kayo sa draw line, polyline. Ano ba yung pagkakaiba ng dalawa? So, mamaya natin ipakita. Balik muna tayo sa line. Mag-zoom in tayo o zoom all. Z, enter. A, enter. So, yung nakita natin sa screen, meron tayong cursor o UCS, rather. Yan po yung tinatawag nating 0, 0. Ito.
kung saan natin yung cursor. Nandiyan yung 0, 0 natin. So, halimbawa, pinag-drawing tayo, line. Ang pag-drawing natin, meron tayong tinatawag ng coordinate. So, ano ba yung coordinate? Meron tayong polar coordinate, meron tayong yung absolute coordinate, relative coordinate, ayan, coordinate. Ano ba yung coordinate? Kung papapansin nyo sa keyboard, or rather sa drawing, merong mga line, yung grid, kung bibilangin natin itong line na to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ayan, may coordinate po yan. Halimbawa ito, line, kung alam mo yung location ng drawing na ido-drawing natin, halimbawa, activate natin yung snap to, ano natin na, 9. Line tayo. L, enter. So, yung cursor ko nag-i-snap sa line. So, dito nag-snap. Click. Ayan. Yan po yung coordinate ng line na yon. Ito. Is, bibilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5. So, meaning 5 sa x-axis. Tapos, pataas. 1, 2, 3, 4, 5. So, meaning, itong location ng unang point ay nakalocate sa 5:5. Ando natin. Eh, delete natin. Ibig sabihin, nakalocate yung drawing natin sa 5, negative, 5, 0, 5, 5. Yan, tinatawag natin coordinate. So, okay po yan kung alam natin yung location ng drawing. Pero kung pre yung drawing natin, anywhere sa screen, kung itatype natin 5:5 o 5,5, medyo mahirap gamitin. Kasi nga, kailangan alam natin yung location talaga ng line para dito. Check po natin. Ha? Delete natin. Line, enter. Kasi nagtatanong po siya, line, specify first point. So, tagalin ko na i-snap sa grid. Ayan. So, sabi niya, line, specify first point. So, tinatanong, anong location ng point nung drawing mo o nung line mo? Nung unang point ng drawing mo. So, halimbawa, lagay natin ay 5,5. Ayan, enter. Ayun. So, bakit hindi siya nagpunta doon? Ayan. Kasi po nakaset tayo ng, di ba natatanda natin, nagset tayo ng ano. Anyway, line ulit. Sabi natin, 50,50. Ayun. Ayun, oh. May settings yung unit natin sa grid. So, nag-command tayo ng line, enter 5,5. Ito yung 5,5. Ayun. Papakita natin yung settings sa line, enter 50,50, enter. Ayun, nasa point. Ayan. Ibig sabihin, may settings po or may dimension or may unit yung settings natin. Yung grid, rather. So, tingnan muna natin yung settings ng grid. Bago natin itakan yung line. So, right click sa settings, grid settings. Nakalagay dyan, snap to X, 10. 10. So, ayan yung ano natin sa settings. Spacing. So, by 10 pala to ano. Equal spacing. Grid spacing. Major line. Naka 10. Naka 5. Ayan, may setting. Although, ang grid line natin ay, kung titingnan natin, sa kung ang line natin ay, bawa, nag-drawing tayo sa graphic paper na may mga line, possible po yun. Or may precise location drawing natin. Yan, possible na i-command natin yung location. So, hindi siya nakaset ng ano. Ibig sabihin, ito ay naka-activate natin. Yeah, 50. Yeah, naka-50 siya dito. Tapos sa kabila, 50 rin, pababa. Ayan, 50 by 50. Okay, yan yung location ng point 1 natin dito. Point 2 na andun. Ayan, ang location naman ng point 2 ay ito naman yon. Kung yung first point ay 50 by 50, yung second point naman ay, check natin. Ayun, 70 by, 100. So, pag kinumad natin yan sa line, line, enter, 50, ulitin natin, line, enter, 50,50, enter, ayun, tapos, 100,70. Ayun, oh. Baliktad yata. 100, anyway, naka-relative yata tayo or something.
Anyway, yun yung pag-create ng line kung specific dito sa screen. Pero kung, kasi kung titignan pag ano ang gagawin nating scenario o tema ng pag-drawing, katulad dito, halimbawa. Hahanapin mo yung location nito sa from 00. Matatagalan po kayo. Halimbawa, subukan po natin ito. Hahanapin natin yung corner point ito sa location ng grid. Mahirapan kayong mag-ano. Kasi, paano kaya ito i-drawin yung corner nito papunta ron? So, ang gagawin nyo lang dyan, i-shortcut nyo na lang, line, tapos, line, i-click nyo lang anywhere sa screen, click, done. Tapos na po yun. Tapos, sundan nyo na lang yung dimension dito. Halimbawa, 4 meter, tsaka 9 meter. Ito pa, katulad po nitong drawing dito. Ano? Titingnan lang po natin yung mga loopholes ng drawing. Ito, nag-command siya sa middle, 4 meter. Pagdating dito ay, dito yata yung 4 meter. So, mahihirapan yung magbabasa ng drawing dito. Ayan, dito naman sa kabilang side, naka-edge dito. Pagdating dito, nasa ano naman siya, nasa interior side. Tapos, wala siyang description kung anong drawing nito. Anyway, ayan. So, kung magdodrafting mo ito, magtatanong ko, ano kayong sukat itong wall para magawa mo yung second step. So, kalimbawa, pataas ka, nagsukat ka dito, line, papunta ron, na-establish mo, paano kayong sukat? Anyway, pinapakita po natin yung mga magiging variation pagdating sa technical drafting. So, back po tayo dito. So, pinakita natin yung location ng drawing, yung paano i-establish yung first point. So, balik natin, tanggalin natin yung snap, tsaka dito. Line, enter, first point. So, kung hindi mo alam yung location, click mo lang anywhere. Ayan. Sa first point, nakita natin yung dynamic input. Nakalagay dyan, nakalagay sa screen. First point, 26 by 30. So, kung saan ko dali yung cursor, nagbabago po yung dalawang amount doon sa first point. So, pakita po natin kung ano yan. Print screen ulit natin. Ito. Yung cursor, ang location po nitong cursor, ito. Ang location yan ay nasa 45 by 45. Ano ba yun? Ibig 45 by 45. Ito po yung x-axis niya. Ito naman yung y-axis. Ito yung y-axis natin. So, ang location ng cursor na yan nandiyan sa 45 by 45 or 45,45. So, naka-dynamic input po yan. So, tanggalin natin dynamic input assuming na hindi natin alam. So, F12 natin. F12 natin. Ayan. Line uli. So, mapapansin nyo, wala na yung command o yung dynamic input. Makikita nyo sa baba. Ito naman yung dynamic input. Nasa baba pa rin. Yung tinatawag natin coordinate. Ayan. So, pakita natin yung coordinate. Print screen natin. Pero bago yon may na... pakita natin yung coordinate. So, nawala yung dynamic input kanina. Ngayon, available pa rin yung input na yon sa coordinate naman, sa status bar. Ito naman yon. So, pag minumove natin yung cursor, makikita nyo po ito. Ito yung x-axis. So, ito yung x-axis. Itong isa ay y-axis natin. Itong 0 naman, ito naman yung z-axis. Yan. Na-detect pa rin yung cursor mo. So, halimbawa, ang target natin ay ang location ng line from 0 ay nasa 100 over 50 o 100,50. So, line, enter, 100,50. Ayun na yung line mo. Tapos, ang susunod dyan, paano yung susunod? So, yun. Doon na magkakatalo. So, pinapakita natin yung ano ba yung tinatawag na coordinate. So, meron tayong coordinate na polar coordinate, tsaka coordinate. Polar coordinate. So, meron tayong tinatawag na coordinate kung saan yung x and y axis. Meron tayong tinatawag na polar coordinate na gumagamit naman ng angle. So, kanina, itong part na to ay naka-angle actually dito sa 0,0. Ayan. So, line, 0,0, ayun. Tapos, sabihin natin 50 over 100
Ayan, yan yung coordinate ng line natin. Pero kung polar coordinate, siyempre, kukunin mo yung angle nito. So, paano mag-pag polar coordinate? Line, enter. So, ang command naman ng polar coordinate ay may maiiba naman. Gagamit naman siya na angle. So, distance saka angle. So, sabi natin 100 meter, no, 100 millimeter, enter. Yung space bar, o shift pala, tapos yung ito, yung angle na yan. Tapos sabi natin 30 degree and enter. Ito na yung location ng line natin. Ayan. Mula doon, ibig sabihin ang location ng first point natin ay nakapakita natin sa command. Ito. 100 at angle 30. Distance yung 100 tapos yung angle 30. Yun yung location ng ating first point dito. Ayan. So, yun po yung polar coordinate na tinatawag. Ngayon, paano kung halimbawa, create ulit tayo ng line, delete natin. Line, or rather L, enter. Tapos sabihin natin, so hindi ako magko-command kung nasaan ang lokasyon, pero alam ko ang coordinate niya. Sabihin natin, at 100 meter, or whatever unit na gamit natin, then angle, 45. So, yan yung lokasyon ng first point. Ano yung lokasyon ng second point? Sabi natin 200 at angle 25. Ito yung lokasyon ng second point. Ayan. So, ganun po yung procedure. So, meron tayong tinatawag na relative coordinate tsaka tinatawag na absolute coordinate. Ayan. Yung absolute coordinate ay kung saan, kung ano yung last command mo, doon pupunta yung unang line. Yun na yung magiging first point mo. Ayan. Ano naman yung tinatawag natin, ano? Yun naman isa tinatawag natin ay relative coordinate. Sinusundan naman yung last point. Yung isa, absolute coordinate. Kung di man ako nagkabaligtad, yeah, relative point. Kumbaga, may parang baliktad, ano? So, pakita nga natin, ano ba yung relative coordinate? Yeah, sabi dito, absolute coordinate are measured from UCS 00. Ayan, yung 00. Tapos, yung susunod na angle o susunod na location. Tingnan natin. First point, second point. Yeah. Yung relative coordinate natin ay mag-ano siya sa last point na in-enter natin. So, yung isa ay absolute pala yung tawag natin. Anyway, so much for that. Hindi naman masyadong, I mean, kung pag-iisipan natin, ano kayong lokasyon, magtatagal ako kayo sa drafting. So, ang gagawin po natin ay yung simplest form. Pinakang simplest form ang pagda-drafting. Kasi yung gagawin po natin sa yung precise location, okay po yung kung meron tayong precise na location talaga. O may given na precise location na binigay sa inyo. Yung angle, yung distance. Pero kung wala, hindi nyo na kailangan isipin, ano kayong location? Matatagal lang kayong mag-isip. Halimbawa po ito. Ito, halimbawa. So, ang gagawin mo lang, kung idodrawing mo to, so, nasa inyo na po yung kung alin, saan kanto kayo magsisimula or saan drawing kayo magsisimula. Sabihin mo, magsisimula ka dito. So, first point mo lang po yan. So, first point dito, tapos papunta dito ay 4 meter, then another 1.9 meter. Papunta sa zero axis o zero angle or dito sa horizontal niya. Dito naman ay vertical. So, ipapakita natin yung pinakang scenario. So, halimbawa, dito, 4 meter, pataas. So, dito tayo, line, enter. Click natin anywhere sa screen, yung magiging first point mo. Ayan. Tapos, pataas. So, paano yung pataas niya? So, ang gawin natin pataas, sabi dito sa drawing ay 4 meter, pataas, vertical. So, paano yun? So, sabihin natin 4 meter, so 400 millimeter at angle 0.
check natin kung i-accept niya. So, si Rui Angel natin. Sir, bakit nagpunta doon? Kasi si Rui Angel. Ando natin. You enter. Ulitin natin na 400 o 4,000 per millimeter. Then, Angel, ano ba yung pataas? Igawin natin 90. Tinanggap ma? Hindi tinanggap, di ba? So, papaano yun? 400 Angel 0 or rather 90. Ayun, magkamali tayo kanina ng command. Ano yung nagkamali sa command? Zoom all natin. Ayan. Tama bang 90 siya? Check natin. Ayun, mali yata yung command natin. Ano? So, medyo mahirap mag-tansyahin o mahirap pag ganong case. Ano? So, gagawin natin ganito. Ang AutoCAD po, nagbigay siya ng tinatawag natin precision tools. Yan, yun ang una-una. So, hindi mo na kailangang iset yung angle pataas and something na ganon. Ayan, line, enter, click. I-activate nyo lang po yung tinatawag nating ortho. F8 po sa keyboard. Ayan, unahin natin mga precision bago tayo magpunta dun sa mga lokasyon. Kasi kung lokasyon, idadrafting nyo dito para mahanap yung tamang lokasyon. Point dito, point doon. Ayan. So, subukan po natin yung mga combine natin yung line para sa precision. Line. Ayan. Kanina, ginawa natin ay 400 o 4,000 angle. Sabi natin 0 or 90. Ayun. Ayan. Di ba nakita nyo may variation? So, pakita natin ang tama. Line. Click. Enter natin, click natin dito, tapos at 400 angle 90 or 0. Ayan, tumama na, di ba? So, may variation po yung command niyan. Kanina ay dinirectan natin ang 400 angle 90. Ngayon naman ay at 400 angle 90. So, nakita natin yung variation niya. So, pumapasok na tayo dun sa coordinate kung saan, ano, yung tinatawag nating relative tsaka absolute. Ayan. Although, ayun. Anyway, ayan. Naging diretso na yung guhit. So, pag pala ang ginamit natin ay line ulit tayo ha. Click anywhere sa screen. Tapos sabi natin 4,000 angle 90. Ayan. Doon pupunta yon. Meaning, yung point na tinutukoy natin ito ay nakalocate doon sa ayun, sa malaka-locate siya. Check natin. Para tama, mali yung location. Anyway, nagiging komplikado yung line natin. Anyway, yung pag-create ng line, mas mabilis yung ganito na lang. Line, click. So, ang target mo ay halimbawa ito, 4 meter. Pinapakita lang natin yung mga variation ng command. Baka sabihin, ay, mali naman yung command niya, sir. No, pinapakita po natin yung mga variation. Yung mga procedure, tsaka yung tools na gagamitin. So, unang tools natin ay tinatawag natin ortho. Ortho command, yung F8 sa keyboard. Ayan, line. Click natin anywhere sa screen. Tapos, since na-activate yung F8 natin, yung ortho, hilahin mo na lang yung cursor pataas. Tapos, i-type mo yung 4,000 or 400 or 4 meter. 400 or 4,000. Ayan na siya. Diba mas mabilis? Kung itatype mo yung at ganyan-ganyan at ganon-ganon at 20 at ganon. So, okay lang po yung kung alam natin yung tamang lokasyon. Mabilis yun. Pero kung halimbawa, dinadrafting natin, may sketch. O 400 ay pataas pala, vertical. So, madali na lang. O 4 meter pala. So, meter, line, enter, click. So, 4. So, activate po yung command niya ng ortho, naka F8. So, 4, enter. Ayan. So, naka millimeter tayo. Ulitin natin. Line, click. Tapos, 4,000. Enter. O, pataas yun. Hilahin mo lang yung cursor kung saan mo gustong papuntahin yung direction. Yan po ang usage ng ortho. Ayan. Halimbawa, isa pa. Ayan. Dito ay 4 meter tsaka 1.9. So, meron ditong gap na hindi natin alam ang dimension. For the meantime, 4 meter tsaka 1.9. So, line, enter, click. So, sabi natin,
horizontal naman, so ayan, 4 meter, 4,000 plus 1.9. Hila uli yung direction, horizontal, 1,900. O, meron na kayong dalawang line. Enter. So, yan po yung gamit ng ortho command, yung F8. Kung hindi naman, variation pa rin ang command, line, enter, click. So, hindi natin nakaklick yung ortho. Yung ortho kasi pag nakaklick po yan, more on, ano mo yan, vertical, horizontal. Kaya yung paano kung nagko-combine na tayo ng horizontal tsaka may angle. So, halimbawa dito, tapos gusto natin naka-ortho, hindi yun na kailangan i-click yung F8. Kasi pag nag-click yung F8, puro ortho na po yung susunod na command. Maliban, i-click natin uli yung F8, mawawala na yung ortho. So, ang ginagawa namin para sa variation ng command, line, enter, click. So, halimbawa, hindi na siya naka-ortho, F, control L, naka-ortho yan. Click, control L, mawawala yung ortho. So, yung F8 ay pang-ortho, yung control L, pang-ortho rin po yan. So, pwede kayong mag-create ng variation. Yeah. So, possible din po gamitin yung control L, tsaka yung F8. Diba? Naka F8, tinanggal ang F8, click F8 ulit, tinanggal ang F8, ayan. So, yan yung variation ng F8 tsaka control L natin. Pwede nyo paggamitin yung bot na yun sa ortho command. Ngayon, doon naman tayo sa precision. So, halimbawa, kukuha lang ako ng plano na may angle. So, yung polar tsaka coordinate, hindi na natin tinakal masyado kasi nga, okay, kukuha ko ng angle, naka-angle tuloy. Kukuha ko ng plano na naka-angle. So, dapat may dimension siya, no? How to CAD. So, nasa line pa rin po tayo, ha? Ayan, may exercise file tayo dito. Check natin. Wala akong makita ng sample. Anyway, line pa rin tayo. Hayaan na natin kung wala sample. Kung may specific naman na lokasyon or na angle yung dimension, gamitan po naman natin ang F12. So, meron tayong dynamic input na isasama ngayon. Paano yun? Line, click. So, yan po yung dynamic input. Ibinalik natin. So, paano gamitin yung dynamic input? So, nakalagay dyan ay yung position. So, dyan pa lang sa position, yung nakita mo sa screen, yung position ng cursor ninyo, yan yung location ng point natin. Halimbawa, specific yung point nakalagay, sabi dun sa screen, ayan. Mas maganda ba yung sample, ano? Click natin. So, kukuha po ng sample. Ayan. Kasi magagamit ko ito sa ano, pag nagki-create kayo ng lote, ayan. So, ayan, nakakita tayo ng isa. Save image as. Ayan, pakita natin. Ayan, nakakita na po tayo. So, bubuksan lang po natin. Okay, buksan natin yung drawing. So, pakita natin. Yeah, ito po yung sample. Halimbawa, ito, katulad ng 600 at 90, nakalagay dyan dito. Yung start. So, ang gagawin natin ay i-embed natin sa AutoCAD to. So, gagawin natin simultaneous yung command. Paano mag-embed ng image dito? So, ang gagawin nyo lang po, click and drag sa AutoCAD yung file. Or rather, copy nyo yung AutoCAD. So, ito yung file. Right-click, copy. Tapos, control victory sa screen. Magpipisa po yung AutoCAD dyan. Yung image. Ayan. So, yan yung pinakang mabilis. Kaysa mag-insert kayo ng command. Insert command, hanapin nyo yung PDF or JPEG or whatever. Ganyan lang po yung pinakamabilis. Copy yung file, then paste dito sa screen. So, gagawin po natin itong ito. Itong line. Nakalagay dyan, start at 2
2,4 nakalagay po dito ha. Start at 2,4. So dito tayo sa line. Kailang ma move natin ng konti. So sabi line tapos start at 2,4. So kukomand natin 2,4, enter. So ayan po yung command natin ng 2,4. Ayun, medyo malayo kasi naka-millimeter o malaking screen natin. Ayan, yan yung location ng point natin. So, pwede rin gamitin yung line, enter. Makikita nyo sa screen yung position ng X and Y. So, ang gawin nyo, 2. Sabi 2,4, 2. So, hindi na natin i-command sa ilalim. Gamit yung precision tools na tinatawag natin dynamic input. Yung F12 nga, ayan, nakalagay, nag-command siya ng 2. So, hindi nyo na kailangan mag 2 comma. Ayan, automatic naman pupunta yun sa kabilang side. So, ganito lang magiging command. Line, enter. So, sabi 2. I-click nyo yung tab. Pupunta yun sa y-axis. Tapos 4, enter. So, the same lang po yan. At the same time, hindi nyo na makikita dito sa... I mean, kasi baka hanapin nyo, nasa kaya yung kinuman kong comma? Wala naman. So, line, click. So, 2, tab, 4. Ayan. And usable po yan doon sa susunod nating command. Halimbawa, yung susunod na command na line, nakalagay dito ay 6 meter, kunyari, papuntang 90. So, paano yun? Combine po natin ng ortho tsaka noong ortho. So, sabi natin, hilahin mo lang pataas kung naka-ortho ka. Tanggalin natin yung ano, yung snap sa dito. Hilahin mo lang yung line pataas. Kasi pag hinira pataas, 90 degree na yon. And makikita nyo, nag-highlight yung dimension dito sa left side natin. Yan yung distance. So, sabi natin 6. Ano yung sunod? Since naka-ortho ka naman, so, enter mo na. Ayan, naka-enter na. Sunod, sabi dito, 8 at 22. Ito, 22 degree. 8 meter at 22 degree. So, paano yun? So, tanggalin mo yung ortho, F8 sa command. So, gawin na nga natin ulitin natin. Medyo masyadong maliit yung line natin o yung screen. Gawin natin malaki. So, instead na 6, gawin natin 6,000. Instead na 8, gawin natin 8,000. So, line, uli. Tapos, location, 2. So, gawin natin... So, dapat 2,000. Wag na. Wala pa tayo sa limit command. So, balikan na lang natin. Okay, line. Enter. Sabi 2 tab 4 or comma 4. Enter. So, yung tab gamitin pag may angle. So, assuming na wala tayong... Kung naka-orto, okay lang. So, sabi 6 meter. Enter. Ayan. So, tapos, tatanggalin yung orto kasi nga naka-angle na tong susunod na line. 8 meter at 22 degree. So, paano yon? So, tanggalin yung ortho. So, F8 sa keyboard. Tapos, nagtatanong siya na ngayon. No? Di ba, nag-highlight yung nakaputi. Yung nasa kaputing box. Nag-highlight. Ibig sabihin, nagtatanong siya ng dimension. Ang dimension susunod? 8. Sabi natin, 8 meter. So, 8. Yung susunod pong command na input ninyo is crucial po. So, pag kinumad natin, in-enter natin, kung nasaan po yung cursor na yan, yan ang susunding degree. Eh, sabi doon, 22 degree. Kung mapapansin ninyo, nakalagay dyan 32 degree. So, paano natin ma-access yung 32 degree dito? So, hindi mo na ma-access ngayon kasi, naka-freeze na o naka-command. So, ang gagawin nyo po, huwag kayong mag-i-enter. Itatab nyo ngayon para mag-shift yung dimension o mag-shift yung entry mo na ng value from 8 papunta doon sa angle niya na 33. So, tatab natin. Ayan, nag-shift na ngayon. Nasa active na yung value doon sa box na kulay puti. So, sabi 22 degree. Enter. Ayan na po yung 8 meter at 22 degree. So, next, sabi dito ay 10 meter. So, definitely naka 0 degree na po yan, naka horizontal. So, F8 na po tayo ulit. F8 sa keyboard, tapos 10, enter. Hindi na magtatab kasi
alam ko na naka 0 degree na siya kasi naka orto. Ayan, next, pakita natin, sabi dito, 8 degree uli at 22, so, kaya lang pailalim, di ba? Pailalim na, kanina ay positive sign, ngayon negative sign, so paano yun? Tanggalin na orto uli, F8 sa keyboard, so, ikinomand ay 22 degree. So, ang gagawin ko, hihilahin ko yung cursor pababa, so, 8 muna, 8, tapos tab. Yeah, nagtatanong siya ngayon, di ba 22? Kung i-command natin nang wala po yung dynamic input na yan, o yung dynamic, yung naka-display na yan, mag-possible yan, i-command mo negative 22 kasi pababa or something na ganun. So, ayan, hanapin mo yung 22 or sa yung cursor mo, yung po yung mag-suggest kung saan direction ka. Kung naka-pataas, x and y axis pataas, o pababa. Ayan, pag binaba mo siya, automatic, naka-ano na siya. Naka-set na yung dimension niya, yung from 0, tsaka 22. Kung pataas ka naman, 0, pataas-pataas yung direction. So, hindi mo na kailangan mag-negative 22 or positive 22. So, hilahin mo lang para baba. Then, 22, enter. Ayan na po siya. So, kung wala po yung dynamic input na yan at i-command mo sa screen, 22 lang or angle 22, mag-iiba na po yun. So, yan po yung gamit ng dynamic input plus yung cursor location. Kombinasyon po yung command dun. Next, tingnan natin yung susunod. Nakalagay 6 meter at 90. So, using po ng tab or ng F8 rather. Tapos 6, enter. Ayun. Tapos close. Pinakang huli. Ganun lang po yung pag-i-entry kung mayroong direction. So, gamit yung precision tools na dynamic input plus yung ortho. Kung wala, otherwise, ang magiging mangyari dyan, kukunin nyo ngayon yung mga entry point ito. 2.4, tapos C at 19, parang ganon. 6 at 6, so, kukunin natin ba yung dynamic input ito. So, paano yun? Buksan natin sa Paint para ilalagay natin yung command nila. So, kunin natin. Open with Paint. Yan. Papakita natin ano yung magiging input nito kung wala yung precision tools. So, yung precision tools ay ginawa para makatulong po sa pagdadrafting natin. So, okay na po yung 2.4 para sa command. Pagdating dito, ito na first point. 1, first point. Second point, mangyayaring command dito at 6 meter angle 90 degree. Ayan, may mangyayari niyan. Tapos, yung third point dito, ito po yung pantry at dimension o yung distance 8 angle 22 degree. So, ganun po yung mangyayaring command. So, kung may daming dynamic input ka, using lang yung keyboard, hindi mo na kailangan mag-command nung at 8, angle 22. Basta, i-set mo lang yung cursor mo kung saan papunta yung direction. Tapos, pag gusto mong i-type yung angle na to, itatab lang natin. So, yung 0.4, ito yung 0.4, at, kahit hindi ka na mag-at, at kasi naka-entry pala tayo. Point entry pala tayo. At 100 or 10, angle 0. Tapos yung pinakam pip, ito. Yung pip point. At 8, angle. So, ito na yung angle natin. 0 dito, so dito ay negative 22. So, negative 22 ka dito. So, ganun yung pag-entry. Kung di mo na kakamali, ayan, yun yung magiging possible entry. Kasi yung kanina ay positive 22 degree, pataas. So, negative 22 degree, pababa. So, command nga natin, check natin. Kung di tayo nagkakamali. So, dito yon sa point na yon. Sundan natin itong line na to. Gawin natin yan, line. So, sabi natin, so, wala po yung dynamic input, yung F12. Plus yung ito, yung ortho. So, sabi natin,
8 meter, angle, negative 22. Tingnan natin kung tama. Ayun, tama po. Nandito yung point. So, ganun po yung pag-entry. Kaya lang, yun nga lang, i-analyze mo yung location para may input mo to. Pero kung meron kang precision tools na ginagamit, yung ortho plus yung dynamic input, mas madali mong makita yung location kung saan papunta yung line mo. So, ina-explain po natin, kaya na dyan yung precision tools para mapabilis po yung drafting natin. Otherwise, pupunta tayo dun sa classic na pagle-layout na kailangan mong i-pinpoint nasaan yung point na yon. Ayun, yun po yung pinapakita natin variation sa command. Ayan, medyo napahaba tayo sa line kasi nga dun sa mga lokasyon ng point, dun sa coordinate natin. Ayan, delete po natin. Kung tutuusin po yan, yung line na to ay mabilis lang gawin itong nakikita nyo sa screen. In minutes lang po yan, halos wala pa. Madali lang. Kung gamit yung precision tools, di na kayo mag-iisip, ano kay angle to? Negative ba to o positive? Ganun po yung case. Okay, so much for that. Yun po yung ating line command. Plus yung coordinate. So, didelete po natin. Ayan. Zoom all natin. Bago ako bago ko expound yung ating command, punta po muna natin yung ating drawing screen. Kasi napansin nyo po kanina, napakalaki yung, although gamit natin ay meter, napakalaki ng screen natin para dun sa mga line. Ang tawag po dyan ay yung limit ng drawing natin. Para pong scratch board. Kung gusto mong malaki ang drawing, malaki dapat yung scratch board mo or scratch paper. Kung maliit yung drawing, tapos ang gamit mong scratch paper o scratch board, napakalaki. Yung drawing na maliit mo, sobrang liit para makita mo dun sa drawing table mo, kumbaga, scratch table mo. Ang liit ng drawing, ang laki ng scratch board, kaya definitely kailangan mag-zoom in, zoom out dun sa kung nasa yung object mo. Pero kung ipapattern, kung maliit yung drawing, maliit lang din yung scratch board. Ang tawag po dun ay limit. So, i-command natin limit sa keyboard. May S, limits. Check natin kung ano yung limit natin. Ayun, 420 by 297. Naka A3 size. So, gawin natin 12 by 9. Ayan. Enter. So, pag nag-drawing tayo, yung kaninang ginagawa natin, mas makikita natin kung nasaan na yung ating drawing. Ayan. Ayan. So, limits po ang tawag doon. Kung saan sineset yung limit ng ating drawing area. Okay, back sa command, line. Yeah, meron tayong line, meron tayong polyline. Sunod po nating command ay polyline. Ang kaibahan sa polyline, ang line ay, bawa, gagawa tayo ng line. Line. Enter. Click, 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 click. Enter. So, nag-command tayo ng puro line lang. Highlight mo. Separated po yung line na yan. Ayan. Minumove ko lang. Ang command para sa move ay letter M. M, enter. Ayan. Ayan. Pag gumamit yan ng line, kapag marami yan, although dugtong-dugtong, pero naka-ano po yan, naka-detach. Pero kung P-line ang gagamitin natin, P-line, enter, click, 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 enter, dugtong-dugtong po yan, at the same time, naka-join yan bawat line. So, yun po yung pagkaiba ng dalawa. Ayan. P-line, tsaka line. Line, enter. Check natin kung ano mga parameters niya. Press natin yung F2 para mag-expand yung ating command line. Ayan. So, sabi line, specify first point. Escape natin. Pag inilagay naman natin polyline, ito or P-line sa keyboard, tingnan natin yung command niya, F2 sa keyboard. Ayan. Nagtatanong siya ng specify first point. So, click natin. Universal screen. Tapos, nagkakaroon siya ng option. Ano yung gusto mong gawin? Select next point. So, kung ginawa mo, next point lang, click. Pero may naka-display dyan, arc, close, half, width, length, undo, width. Yung, pakita natin sa screen. I mean, zoom in natin ng todo. Para mas makita natin. Sabi doon sa command, may nakalagay na, ito yung specify first point. Kung nag-specify ka ng first point, dire-diretso lang kung ano yung last settings mo. So, may makita ka dyan nakalagay ay, arc,
So, yung unang letra ay A. Ikalawang letra ay C, close. Ikatlo ay H for half width. L, length. U, undo. Width, W. So, paano gamitin yun? Unahin natin yung arc. So, pagka sabi yan, specify next point, gusto ko merong naka-arc siya. So, A, enter. Magiging arc na po yung susunod na command. So, nagtatanong siya, since arc ang ginawa mong command, nakadugtong ng linya, magtatanong siyempre yan ang angle. Angle, center, close, direction, half width, line, radius, and so on. So, assume natin muna, click muna tayo sa second point. Click. So, hanggang hindi mo binibreak yung command ng arc, dire-diretso puro arc yan. So, nagtatanong siya, angle, center, close, line, half width, and so on. So, sabi mo, gusto ko line naman. So, line, L, enter. Line uli po yung sunod niyan. So, yung puro line na yan, magtatanong uli siya ng command. Anong gusto mo dyan? Arc, close, half width, length, undo width. So, sabi natin, i-close. Pag C, close. Kung nasaan yung first point mo, doon pupunta yung line mo. Ayan. So, yan po yung paggamit ng P-line. Ayan. Sa P-line pa rin tayo. So, medyo mahaba talaga yung ano natin. Ano? So, check natin kung gaano na tayo katagal sa screen. Ayan. So, tapusin po natin yung P-line. Medyo mahaba-haba pa po yan. Delete na. Okay. P-line ulit. PL sa keyboard. Click. So, nagtatanong naman siya. Arc, half width, let undo. So, sabi mo, ano? Arc ulit. A. Magtatanong siya, ano ang radius ng arc mo? Magtatanong siya, angle, center, direction, and so on. So, dapat dito alam na natin yung pag-create ng arc. So, for the meantime, balik tayo. Click na lang muna tayo sa kahit saan. So, line pa rin. L, enter. So, line pa rin. Magtatanong siya, half width. So, sabi natin, ano? Length. L naman. L. So, magtatanong siya, specify length of line. Sabi natin, 100 or 10 rather. Enter. Take note po ha, yung i-command natin enter, take note sa location po ng cursor natin. Halimbawa, ito, pabalik. Papuntang right. Tapos, kanuman mo enter. Hala, hindi siya nagdiretso. Length ulit. Sabi mo, 10. O, 5 naman. Ayan. Take note po dun sa command ha. Di ba, pinag-aralan natin kanina yung coordinate. So, yung tinatype mo ngayon, ito natin na, yung tinatype mo ngayon 10, ibig sabihin niyan, naka 10 unit, tsaka 5 unit. Bakit siya kaya siya pataas? Ayun, check natin. Sabi natin 10 ulit. 10. Pero gawin natin ng, nagkaroon ng coordinate. 10 at 5. 10,5. Enter. Ayun, pumaba. Pupunta yan dun sa, kung nasaan yung lokasyon ng 10,5 na yon. Ibig sabihin, 10 sa x, rather, 10 sa x, y, i, 5. So, yun siya, yung 10 by 5. So, nagkakaroon siya ng variation. Sa command. So, P-line ulit. Kayan. So, sabi natin, line, length ng line, 2. Ayun. Tapos, 10, halimbawa, ayun. But kanina ano nagpataas parang nagkaroon ng ano doon ano hindi natin napansin hindi ko napansin yung ano kinokomand natin 10 pero pataas yung line hindi natin napansin yung cursor. Ayan. Ulitin natin kasi nagcomand tayo ng L para sa length. P line ulit. L. Ayan. Tatanong siya ng sabi mo, ano? Sabi natin 5. Ayun. Sabi natin 10. Ayun. Okay. Get na. Nag-get na natin. Okay. So, may variation yung command sa P-line. P-line, enter ulit. So, paliwanag natin kung bakit. P-line, enter, click natin. Click tayo anywhere. So, pag sinabi natin length, yung L, ang gagawin niya po ay idudugtong niya lang yung i-command mo na dimension dito. Sabi natin 5. Kung nasaan yung direction ng line mo, idudugtong niya lang yung 5. 5, enter. Ayan o. Sabi natin 10.
Enter. Yung ikalawang command na ikinumadlang natin, 10, hindi natin isinet na i-length lang yung o idugtungan lang yung command. Basta itinype lang natin 10. So, dapat yung length, kung gusto mo idugtungan lang yung 10, i-type muli yung L. Ulitin natin para malinaw. Line, ah, P-line rather. Click. Click ulit. So, sabi natin, ay, gusto mong dugtungan ng 5 meter pa. So, gagawin mo length, enter. Tapos 5. Ayan. So, malinaw na po yung part na yun. Ay, parang kulang pa ng 15 meter. So, length ulit. Enter. Tapos 15. Ayan. So, I assume malinaw na po yung command na yun. Yung length dito sa P-line ay para idudugtong o ilelengthen o expand o extend yung ginagawa mong line kung ano yung dimension na nilagay natin. So, na-command na natin line, yung susunod na command dito sa P-line, ano na po yan, naka-print na po yan. Kumbaga, naka-print out dun sa command ng length natin. So, kapag nag-command tayo ng 10, kung nasa yung cursor, yung location niya, doon pupunta yung 10 mo. Subukan natin. So, hilahin ko yung cursor papuntang left. Tapos, nag-command ako ng 10. Then, enter. Doon pupunta na yan. And, mapapansin ninyo, pag nag-command kayo ng length, L, enter, sa keyboard, nakadugtong ng P-line, nagkakaroon ng dotted line o ng hidden line yung cursor ninyo, yung crosshair. Ayan. Tapos, nagtatanong siya, ilang dimension ang gusto mong idugtong doon sa ginagamong line? Sabi natin 20. Enter. Ayan. So, yun po yung variation ng length sa P-line na yun po yung tinutukoy doon. Ano naman yung width tsaka yung heart, yung half width? Width, by default po, yung width natin dito ay naka-zero yata. Lagyan natin ang width. Width for W. Enter. Ayan, naka-zero. Sabi natin 2. Enter. Ayan. Ending width. So, syempre, nagtatanong ngayon, may yung line kasi natin, may length yan. So, nagtatanong siya, anong gusto mong ending width? Sabi natin 2 pa rin. Napansin nyo, nagkaroon ng kapal yung line natin. At the same time, yung double yung command na yan, ay dire-diretso po yun hanggang hindi nyo binibreak. Ayan, puro ang width nyo na ito. So, pag gusto nyo i-break, W ko ulit command, tapos 0, babalik nyo sa dating sukat ng width. Enter. Ayan, yung kombinasyon ng width tsaka nung 0 ang width. Yung half width naman, i-divide nyo lang to. So, tingnan natin yung half width. P-line, click. Tapos, sabi natin half width, H sa keyboard. Sabi mo 5 or 2 or 1. Enter. Tapos 1 uli. Enter. Ayan. Ayan. So, ganun po yun. Pwedeng yung end mo ay magkaiba dun sa starting width. Pakita natin. Halimbawa, gumagawa ka ng arrow. P-line, click. So, gumagawa ka ng marker. Ayan. Active pa rin yung width natin kasi hindi pa nabibreak. Active pa yung kung ano yung nasa memory. So, using ortho, F8, yan, click. Gagawa tayo ng arrow. So, sabi mo, arrow. Ulitin natin yung arrow ay, paano ba yung arrow? So, ito yung arrow. Ayan, pa ganyan. Ayan, assuming ito yung arrow. So, gagawin mo sa P-line. P-line, click. Ayan, active pa rin yung width natin, yung kanina. So, ortho. Tapos, width. Sabi mo, 4, enter. Tapos, 0, enter. Ayan yung width mo. May arrow ka na ngayon. Ayan. P-line ulit. Sabi natin na yung arrow ay naka-arc. So, click natin. A, enter. Or rather, ibalik natin yung width. P-line, click. Tapos W. Sabi natin nga 2. 2 ulit. Ayan. Tapos naka-arc. Ayan. Tatanong siya ngayon. Saan point? So, tanggalin natin yung F8 kunyari. Ayan. Tapos, ang pinakang huli mong command ay W. Width. So, sabi mo 2.
paano yung hulihan niya. So, with uli, I mean, i-command mo zero, magpo-point yun. Tap, undo uli. Undo natin. Linawin natin yung command. P-line, click. Yan, naka-wid siya ng 2. Orto. Tapos, gawin natin arc. Ayan. Pero gusto mo yung tanggalin yung width na 2, gagawin mo 0 para pa-point yung arrow mo. So, W ulit. So, 2. Tapos, 0. Ayan yung command. Tanggalin natin ortho. Ayan. Tapos, W ulit. Kunyari, may pinipinpoint ka sa arrow. Tapos, sabihin natin 4 naman. Tapos, 0 yung dulo. Ayan. Tapos, line na lang. Line na siya. So, yan po yung P-line. Ang P-line ay kombinasyon ng mga command na pinagsama-sama. Yung arc, yung width, ayan yung P-line. And maganda yung P-line kapag ano, katulad po halimbawa dito. Kung P-line ang ginamit nyo, pwede kayong magdagdag ng vertex. Subukan natin sa line. Ito yung line natin. Gusto natin magdagdag ng vertex. Nakita mo yung dulo, stretch siya, length and line available. Pero pag P-line, kunyari dito, assuming na yung P-line na hindi ka naka-close. Ayan. Ito naka-close, ito hindi. P-line to. Pag tinapatan mo ng cursor yung dulo niya, magkakaroon siya ng additional straight vertex, o stretch rather, add vertex, or remove vertex. Pag remove, babawasan siya. Yung line, kung line lang na yung gagamitin natin, wala siyang additional command. Ang meron lang ay straight tsaka lengthen. Stretch, kung saan mo dadalhin. Lengthen, kung ano yung gusto mong idugtong, sabihin 2 meter. Ayan. Pero wala siyang possible o wala siyang possibility na magdagdag ng vertex. So, yan ang yung differentiate ng P-line tsaka line. Balikan natin yung line. Mababa, rather P-line. Ito yung P-line po. Tapatan mo ng course yung vertex, add vertex. Yan, pwede ka magdagdag. Ayun, meron na. So, doon natin ilagay sa kabila, undo. Ito, highlight, tapatan ng cursor, add vertex. So, pwede kang assuming na nagkamali ka, ay kulang pala yung line ko, ayan, dagdag. Ay, nagkamali ako, ito palang line dito ay arc. So, paano yun? Click mo lang ulit yung line, tapatan mo yung middle point niya. Meron ka makita, maliit na segment. Yung maliit na icon para sa segment, tapatan mo lang ng mouse o ng cursor, convert to arc. Ayan. Bawa, dito arc din. Tapatan mo yung segment, yung symbol ng segment, click. O tapatan, hindi mo kiklik, tapatan mo lang ng cursor. Pag nakita mo na, then convert to arc. Ayan. Paano ko ibabalik? Tapatan mo yung arc, yung cursor niya, yung symbol ng segment, tapos convert to line. Babalik na yon. So, ganun mo yung procedure. Tapos, gusto mo i-close, close natin. At vertex, close natin dito. Done. Close na po yun. So, yan po yung kagandahan ng P-line na maraming variation na pwede kang magawa. So much for that. Susunod po ay umpisa ulit tayo sa P-line. Dadagdagan natin yung usage niya. And, ayan po. So, kanina tinakal natin sa line yung coordinate, which is yung variation ng command. But since meron tayong F12 para sa precision tsaka yung ortho para sa precision, pwede pong i-override yung command ng coordinate using both polar, using both ortho tsaka yung F12 para sa dynamic input. Mas mapapabilis yung drawing natin. So, sa ngayon, yan po muna ang series 1 natin. See you po sa series 2. Kung saan po itatakal natin, majority ay doon sa drawing tools natin. Drawing tools plus precision tools. E-expand po natin yung drawing tools na tinatawag. So, napakarami po ng drawing tools or precision tools na ginagamit ng AutoCAD. E-expand natin. Then, simultaneous, ipaparallel natin doon sa ating mga drawing tools. Tapos, habang pag okay na tayo sa drawing tools saka sa precision, pupunta naman tayo sa layering. Then, at the same time, gagawin po natin itong plano na to. Ayan.
So, mas maganda po naka-layer ang bawat drawing kung saan po pwede ninyong i-isolate bawat object o i-separate yung bawat object or i-organize yung drawing. Halimbawa, ano ba yung introduction ng layer? Introduction na natin. Kung isang layer lang po yung gagamitin nyo dito, pag gusto nyo i-isolate or i-separate or i-select yung lahat ng furniture, ang magiging way mo ay i-select isa-isa yung furniture. Or kung gusto mong i-isolate o baguhin yung wall, kailangan yung i-select yung wall. Pero kung naka-layer yan, bawa layer yung wall, layer yung furniture, madali mong ma-select per object. So, yun po yung kagandahan ng layer. Pwede rin yung layer ng wall ay mapiprint, yung layer ng furniture ay hindi. So, layer pa rin yung gagamitin. So, gandang gabi po sa inyo lahat and see you po sa series 2 natin. Kaya, sa series 2 para naman sa mga additional tools ng drawing tools plus precision tools. So, see you po and gandang gabi po sa inyo lahat.